At mga kapatid, May 23, 2017, welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Palatuntunang Wanted sa Radyo Ang Kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service at ang tunay at ang hari ng public service, ang nag-iisang idol, Raffy Tulfo. Diyos marayin apon kanimo idol. Mayong hapon sa tanan ng paminaw o nagatanaw sa Radyo 5, Action TV, lalong-lalo na ang lahat ng mga OFW sa amansulok po kayo ng mundo. Magandang hapon, magandang umaga, magandang hari, magandang gabi. Mahal na mahal po namin kayo. Kayo po ang number one sa puso po namin dito sa Wanted sa Radyo. Mabuhay ang mga OFW. And sa lahat ng mga Bisaya, sa lahat ng mga kung anumang lingwaheng salita ninyo, welcome po kayo dito sa Wanted sa Radyo. Mabuhay tayo lahat. Yes. Ayun. Okay, at mag-tune in na kayo sa ating FB page, yes, ng Raffy Tulfo in Action. Okay, live streaming na tayo ngayon. Okay. At ngayon naman, Idol, katulad ng naipangako mo kahapon, ang yes, atin pong Wanted Update. Wanted Update. Wanted Update. Ang pinakabagong ulat sa mga kasong tinututukan ng Wanted sa Radyo. Masusing binabantayan ng buong puwersa ng tagapagbalita sa ngalan ng serbisyo publiko. Wanted Update. Wanted Update. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ito yung wala na kasing oras to, Idol, yes, kahapon. Mm-hmm. Yung kaso ni Ma'am Elena Barameda na lumapit last May 15, kung saan inireklamo nga niya yung kanyang kapitbahay na si Lieutenant Colonel Roberto Solomon dahil nga sa parking. Sambuanga pa to, all the way from Sambuanga. So kukuha tayo ng update ngayon kay Ma'am Elena dahil ang mamatigas pa raw talaga si Colonel kahapon yun. Mm-mm. Baka meron ng bagong development sige, ngayon. Oo. Ma'am Elena Barameda, magandang hapon po, Ma'am Elena. Ay, buenos dias, Tulfo. Buenos dias, sir. Tulfo, buenos dias. Opo, sir, may magandang balita na naman. Yan ang gusto kasi namin. Okay. Yes, sir, kasi actually, in fairness kay Colonel Fernando Reyes, pinasilitate talaga niya. At sino po si Colonel Fernando Reyes, ma'am? Parang ano siya, sir, parang siya ang three-star man yung nakita ko doon sa ano, sa lamesa niya. Parang siya isa sa mga key position dito, sir. Diyan sa Sambuanga, sa West Min. Opo, Western Mindanao Command. Opo. Okay. Siya yung tinawagan ni General Restituto Padilla, yung spokesperson ng AFP, para asikaso yung problema nyo. So ano pong nagawa ni Colonel Fernando Reyes? Kasi kanina nandun ako, nagtawag sa akin si Captain Petinglay. Joanna Petinglay. Yes, si Captain Joanna. At saka nag-request, actually, po talaga nag-request sa kanya na kung pwede, magharapan kami ni Solomon para once and for all, masosolve ito. Pumayak naman. Okay. So nagka-face-to-face kayo kanina ni Colonel Solomon? Yes, nagka-face-to-face kami po. Okay. At saka iniisa-isa namin kung anong sasabihin na sinasagot ko. Okay. Kaya sinabi ko sa kanya, sir, okay, Colonel Solomon, magderecho tayo to the point. Alam mo kung anong totoong istorya. Mm-hmm. Yun lang man ang gusto ko. Okay. And then nagtanong naman sa kanya si Juan kung yung agreement na 24/7, ilip niya yung daan bakante para makadaan kami. Pumayag naman siya, sir. And then nag-ano kami na gagawa talaga ng agreement para to be fair to all, para walang anong masabi. Kaya sabi ko, kailangan talaga may written agreement. At saka kasalukuyan po, ginagawa na po ni attorney, pero hindi ko lang nakalimutan ko yung pangalan niya, si attorney dito po sa Jambo. Ma'am, okay. Yes, sir, bago yes, ko makalimutan, meron kasi kinabanggit kahapon sa amin na merong pulis na barkada nitong si Colonel Solomon. Pumunta ho doon sa bahay ninyo, nilitatuhan kayo, picture-picture. Ang gusto ko lang malaman, kung yan ho ba yung napag-usapan nyo kanina sa agreement na yung mga hoodlum niya, yung mga bulldog niya, yung mga aso niya ni Colonel Solomon, tumabi-tabi na, kadinahan niya at huwag namang haras sa inyo. Napag-usapan ho. Yes po, nag-mention ko man yung kanina sa kanya kasi sinabi, siya pa nga ang nagsabi may naghaharas daw. Kaya naklaro ko sa kanya na ganito yun ang nangyayari. Kaya nga sabi ni Sir Petinglay, ni Sir Reyek na ano na natin, let's go straight to the point na mag-ayos natin ito, dito pa lang mag-ayos na, kung sa ano, naayos naman, sir. Ayun, yan ang gusto sir namin marinig. Very good. So naayos na. Kasi yes, kahapon, sir, ma'am,
Pagkatapos ng programa, nakausap po rin si Captain Joanna Pitinglay. Napaka-magaling kausap. Talagang bagay na bagay. Yes, sir. Ang bait naman niya. Yes, si Captain. Si Captain Pitinglay. Sandi lang po, Mama. Kausapin natin si Captain Pitinglay. Okay na kausap to. Yesterday, nag-usap kami almost 5 minutes. Off-air yan, di ba? Off-air. Marami kami ng pag-usapan. Papasalamatan din natin siyempre dahil malaking nagawa ni Captain Pitinglay dito sa kaso ni Ma'am Elena. Magandang hapon po, Captain Joanna Pitinglay. Madam. Sir, good afternoon po. Magandang hapon po, sir. Ma'am, since nag-usap tayo kahapon, ngayon po may bagong balita itong si Ma'am Elena, yung aming complainant, at good news daw po, at yan po ay dahil po sa inyo. So mas maganda po magagaling sa inyo. Ano po itong mga bagong development daw po, pinagharap daw po itong si Colonel Solomon at saka si Ma'am Elena? Opo, after po ng usapan kahapon, we immediately reported it to General Galvez. Okay. Kasi po yun naman po yung intent na malaman ng commander yung nangyayari. Opo. And he also gave instructions to fix the problem immediately. Kailangan ma-mediate at maayos. At kanina nga po, tinawagan namin si Ma'am Barameda. Opo. And she was willing to come dito sa West Mincom para mapag-usapan yung problema. And si Lieutenant Colonel Solomon naman ay tinawag din in the presence of our JAG officer, yung aming JAG dito, at of course with the presence ng aming Chief of Staff, si Colonel Reyeg, nag-usap po sila doon kung ano talaga ang problema at anong dapat yung gawin. At yun nga po, they came into an agreement na wala na pong mag-o-obstruct sa daan o right of way nila ni Ma'am Barameda 24/7. Dapat walang problema na hindi sila mag-aantay pa kung lalabas o nandyan si Colonel Solomon para sila ay freely makadaan po doon sa kanilang daanan. Ayun. Alam mo, Captain Pitinglay, kung nandito ka lang ho sa harap ko, sasaluduhan kita, Captain. Napakagaling niyo po, Captain. Nung nag-usap kami kahapon ni Captain, na-explain ko nga yung dilema ni Ma'am Elena na itong si Colonel Solomon sa halip na matakot, matapos ay tumawag sa Camp Aguinaldo kay General Padilla, lalo pang nagmatapang, sinabi ko lahat yung captain. Sabi niya, sige, kakausapin niya si General Galvez. At yun na nga, nakausap na si General Galvez. Si General Galvez, Captain Pitinglay, siya po yung overall chief dyan sa West Mindanao, tama, ma'am? Yes, sir. Siya po yung commander ng Western Mindanao Command. Western Mindanao Command. And he's a brigadier general, tama po, o major general? No, sir. Lieutenant General. Wow! Lieutenant General, 3-star general ito. Aba, manginginig nga talaga itong si Colonel Solomon. Buhay ka pa. Okay, so Captain Pitinglay, naayos na po yung problema, ibig sabihin. Yes, sir. Nagkaroon po sila ng kasulatan through our JAG. So magpirmahan po sila para yun nga yung agreement, hindi lang po boka-boka, para po binding din. Yun nga, pinagpirma po silang both sides. Okay. At yun nga po, we will also try to monitor kung ano na yung mangyayari, dahil kung hindi po masusunod ito, nasisiguro po natin na meron pong karampatang action na gagawin kung sakaling hindi masusunod yung kasulatan o napag-usapan. Okay, Captain Joanna Pitinglay, sobra-sobrang thank you po, Madam. Sumasaludo po ako sa iyo at kay General Lieutenant General Carlito Galvez. Mabuhay ho kayo, Madam, Captain. Thank you po, ma'am. Opo. Thank you Salamat po. Okay. So, Ma'am Elena. Yes, sir. Ang umaayos po pala ng problema ninyo dyan ay yung kataas-taasan niya dyan sa buong Mindanao. He is a Lieutenant General. 3-star general po yan. Yes, sir. Napakataas ng rango niyan. Matindi na. Wala nang tataas pa dyan sa buong Mindanao. Okay, so narinig mo naman po, 24/7 daw, pinag-ayos na kayo at wala na hong harang-harang sasakyan dyan. Kapag halimbawa nagbatigas pa itong si Colonel Solomon, may kalalagyan siya. Okay, ang pinakamababa niyan, baka mahagi siya sa hulo-sulo. Di ba? Meron siyang parusang katapat na matatanggap. Okay, so ma'am, imo-monitor po namin ang inyo pong kalagayan. Every now and then, kami po itatawag sa inyo para alamin yung inyong sitwasyon. So far, right now, everything is okay, Ma'am Elena. Opo. Ay, Sir Tul po, gusto ko lang po magpasalamatan sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, siguro, hindi ito masusolve. Muchas gracias talaga, Sir Tulpo. De nada. Muchas gracias también, Ma'am Elena, sa pagpunta rito. Mabuhay ka, Ma'am Elena. God bless po. Thank you. God bless you, sir. Thank you po. Ayun. Good. Good news na to. Accomplishment Good. Report na to. This is a big accomplishment. Kasi nga naman, itong si Colonel Solomon, nagmamatigas talaga ito kahapon. Nakaka-high blood po itong ginawa niya. Biro mo ba naman magdadala siya ng kanyang mga Doberman, ng kanyang mga bulldog, ng kanyang mga aso
Para mangharas. Mga asungot, harasin si Ma'am Ena, magpicture-picture pa. Mga police daw, less po. Hindi ko alam na si General Galvez, he is a lieutenant general pala. Kasi, kahapon, gusto ko siya talaga mausap. Sabi ko, kausapin po natin, Captain Petingnay, kung pwede lang, si General Galvez, I need to talk to him. Sabi ni Captain Galvez, he's on a closed door meeting, pero paparating namin. Sabi ko, eh kasi nagmamatigas talaga itong si Lieutenant Colonel Solomon. Matindi talaga itong ginagawa niya. Eh, takot na yung aming complaint. Ha? Sabi niya, sige, makakarating agad yan kay General Galvez. At for sure, once na makarating to General Galvez, merong mangyayaring positibong action. Yun ang sabi ni Captain Petingnay. And true enough, nung nakarating na kay General Galvez ordered his chief of staff sa katauhan ni Colonel Fernando Reyes at pati yung judge advocate general nila doon. Oo, lahat na in-involved talaga. In-involved no? Na. Abogado doon sa buong Western Mindanao. In-involved na. Spokesperson. Tumiklop na rin itong si Solomon. Hindi ka ba naman titiklop, three-star general? Oo, may kalalagyan ka pag nagmatigas ka pa. Astig to yung umayos sa problema. So, alika rito, Odette. Dito, good news to eh. Ito yung gusto ko eh. Kala mo, Lieutenant Colonel ka, siga ka na. Meron pa't masiga sa'yo. Di ba? Lahat ng kalukuhan, lahat ng katarantaduhan, lahat ng sisiga-siga mga balasubas parumbado, meron at meron mas siga pa sa inyo. Oo. Meron kayong katapat. Ayun. Colonel ka, akala mo mataas ka na. Lieutenant Colonel ka, lieutenant din ang katapat mo. General nga lang. Lieutenant General. Oo, three-star yan. Ano pa laban mo? Alika nga dito, Odette. Ano si Odette? Oo. Nito. Oh, sumisigaw sila. Alika nito, Odette. So, imomonitor natin ito si Ma'am Elena. Apo. Yung kanyang sitwasyon, every day, kung tinutupad ba ni Colonel Solomon yung usapan, kasi may pirmahan pala eh. Okay po. Kasi sabi ni Captain Petingnay, sa oras na nilabag niyang pirmahan, nag-pirma siya agreement 24/7, hindi nakaharang dapat yung sasakyan ni Colonel Solomon. Yes, sir. Nilabag niya yon, may kalalagyan siya kay General Galvez. Yes. Agad-agad, sabihin mo sa akin yan at ako personal, tatawagan ko si General Galvez at through Captain Petingnay and I will inform General Galvez, General, binabastos ka na itong walang hiyang Colonel Solomon na ito, walang respeto sa iyo. Then, mahaibad itong si General Galvez, yari ito. Okay? Okay? Sir. Yes, sir. So, case closed to. Oo, pero gayon pa man, huwag tayong magpakampante, tuloy-tuloy monitoring. Po. Okay? Okay, sir. Thank you. Approve. Salamat. Report. Mareklamo at subungan. Salamat kay Lieutenant General Carlito Galvez Jr. Palakpakan mo niya. Palakpakan natin. Okay. Salamat kay Brigadier General Restituto Padilla, AFP spokesperson. Palakpakan mo. Salamat kay Colonel Fernando Reyes, Chief of Staff ni Lieutenant General Carlito Galvez, Chief of Staff ng West Mincom. Salamat kay Captain Joanna Petingnay, spokesperson West Mincom. At walang salamat. Ha, walang salamat. Napahiya ka, ano? Lieutenant Colonel Roberto Solomon. Akala mo siga ka. Ayun. Bahag din palang buntot mo. Eh dapat lang bumag ang buntot mo dahil kapag hindi, may kalalagyan ka. Uh-oh. Okay. Sige. Approve. Okay. Approve na approve. Report. Mga reklamo at sumbong na natultukan. Mga problema agad na solusyonan. Mga kasong binantayan at di tinigilan. Mula simula hanggang katapusan. Accomplishment Report. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tama ka, Idol. Very, very good news nga at good malaking news, accomplishment report. Kasi doon sa hindi nakakaalam sa reklamo, ngayon lang nila napakinggan, yung reklamo ni Ma'am Elena Barameda, they came here all the way from Zamboanga. Di ba? Mm-hmm. Last week. Di ba? Kasama ni Ma'am Elena, yung kanyang sister ba yun? May 15. Kapitbahay. Kapitbahay. Kaibigan. Basta all the way from Zamboanga, pumunta ho dito si Ma'am Elena at maiyak-iyak at maluha-luha ho sila. At may mga pictures sumbong. Talagang pinakita. Dahil nga po, sobra na. Hindi na nila kaya yung mga ginawang pangaharas, pambabastos, pananakot sa kanila itong isang Lieutenant Colonel Roberto Solomon na kanilang kapitbahay.
talagang matigas to. Di ba? Para bumiyahe yung ating complainant all the way from Sambuanga, nag-aeroplano, eh, balikan eh. Oo. Pagdating dito, kinabukas, umuwi din. Ang sinadya lang talaga tayo para magreklamo. Ibig sabihin, ganun ang katindi yung problema. Mm-mm. At tayo nagpapasalamat naman kay Ma'am Elena Barameda sa kanyang pagtitiwala sa atin at lumipad pa siya from Sambuanga para magsumbong lang sa atin. Correct. Okay. At sa mga taga Sambuanga, buenas tardes. Mga Sambuangueño, Sambuangueña, buenas tardes. Todo kaninyo, alli, aura, tabisya ka namon na Action TV. Mucho tabisya ka na itong aura na Sambuanga. Mm-hmm. Muchos gracias, señorito. Muchos gracias. Yun lang alam ko. Ayan. Okay. Sambuanga is a beautiful city. Yun. Mm-hmm. Because I know. I stayed there for many years. Tsaka ang sasarap daw ng mga ano dyan, seafoods, lobster. Mm. Totoo ba? Masarap ang mga pagkain yan, mga seafood. Yun, mga seafoods. Mababait ang mga tao dyan. Magaganda yung mga kababaihan dyan. Mm-hmm. Mga Sambuanga. Mga mistisa. Kaya nga mga mistisa, tapos mga ano pa, mga Espanyol magsalita. Yes. Mga buenas tardes, señorita. Mababait. Senorita. Ang hindi lang mababait si Lieutenant Colonel Roberto Solomon. Pero mababait na ngayon. Ah, oo. Nagpakabait okay na. Okay na eh. Napilitan magpakabait. Oo, pumirma na eh. Wala nang... Dahil kay Lieutenant General Galvez. Oo. Okay, may bago tayong bisita. May mga bisita tayo. Magkapatid sila, Idol, si Gemma Lungakit at Johnny Bell Lungakit para humingi ng tulong na maireklamo yung isang barangay Lupon. Mm. Kasama yung anak ata ng barangay Lupon ng barangay San Jose del Monte, Bulacan dahil umano sa pananakit sa kanya noong April 3, 9 a.m. Si Ma'am Gemma. So babae pala ang nare-reklamo. Namumula na mata ni Ma'am Gemma. Ma'am Gemma, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, sir. Kanina pa ako kayo. Oh, naiyak na siya. Ano may paglilingkod namin, Ma'am Gemma? Ano po yung lupo na abusado po, tsaka po yung anak niya po na tomboy, sir. Ano hong ginawa, ma'am? Ano po, dahil yung sa basura po, sa kapitbahay, mga daon po, doon po sila nagsisiga palagi. Tapos di po niya sinasaway yung mga kapitbahay, sir. Okay. Tapos po nung, dahil po yung pamangkin ko, sir, di na po makainga isang taon. Sinilumabas po yung... Ina-asma? Opo, lumabas po yung tatay ko. Tapos sabi po, ano... Yung siga nga raw po. Tapos yung lupo naman po, lumabas na sabi, oo, papatayin ko na. Tapos sabi po yung, dahil yung mga ano naman po, expression lang naman po sabi ng tatay ko na, ganito kasi yung mga gawain nyo eh, tapon kayo ng tapon dyan. Tapos kahit hindi na dahon, sinisigaan nyo. Mm-hmm. Tapos lumabas po yung anak na tomboy, sabi po, minumura raw po yung nanay niya. Tapos, ayun na nga po, sabi, dinuduro niya yung tatay ko, sir. Tapos, ano po, ginanlan po ng tatay ko yung kamay niya, sir, kasi duro ng duro. Tapos sinutok niya agad dito, sir. Sino po yung nanduduro sa tatay? Yung tomboy po. Anong pangalan po? Geraldine Reyes po. Si Geraldine. Okay. Anak po ito ni Miss Julieta. Reyes po. Reyes. Sige, usapin mo natin si Miss Julieta. Ma'am Julieta, magandang hapon po, Ma'am Julieta. Hello po. Good afternoon po, sir. Opo. Ma'am, live opo po tayo sa Radyo Singkaw sa Saksyon TV. Rafi Tulfo kasama niya. Opo. Ma'am, andito si Ma'am Gemma Lungakit at umiiyak po siya. Opo. At ano ho ba yung inyong panig dahil kayo raw ho ay lumabag sa inyong katungkulan bilang Lupon at nang abuso raw kayo sa po ng inyong mga kasama dyan, especially yung inyong puro anak na si Geraldine? Ay, naku, mali po, sir. Ano ba yung tama para sa inyo? Po, hindi po tama po yung mga inano nila dyan. Kasi ganito po yun, sir. Yes, ma'am. Ano po? Sige po, ma'am. Hello, sir. Ma'am. Ganito po yun. Yung kung ano, sinigaan po dun sa tapat po ng Nara is hindi po kami. Hindi po ako ang nagsiga. Okay. Yung pong kapitbahay namin na pawalis daw po ni Mayor Robes. Okay. Opo. Ngayon, ginawa ko po, inano nung anak kong buntis. Kasi yung mga apo ko, nagre-reklamo rin po na, nanay, patay mo na yung siga. Okay. Di ginawa ko po, kumuha po ako na isang pichil na tubig po, mm-hmm, eh hindi naman po namatay. Mm-hmm. Ngayon, nung kukuha uli po ako ng tubig, then bumalik po uli ako sa... para patayin ko po yung tubig ay yung siga po, eh, nakita ko ako nung tatay niya. Okay. Nagmura na po. Ang sabi eh, mga putang inan niyo kasi, dyan kayo nagsisiga. Alright. Sabi ganon. Sige po. Eh, di ngayon po, sabi ko,
eto nga ako pinapatay ko, tsaka hindi ako nagsiga. Sabi ko pong ganon. Yes, ma'am. Nung, opo, nung pagano ko po, nung ano na, lumabas po siya. Then nung lumabas po siya, minura po uli ako. Mm-hmm. Pagkamura niya sa akin, eh lumapit pa po siya sa akin. Ano gusto mo? Sabi niya sa akin. Sabi ng tatay nila. Okay. Opo. Ngayon, siyempre po, minumura na po ako ng tatay nila. Ginawa po nung anak ko, nung makita ko minumura ako at dinuduro ako, ginawa nung anak ko, lumabas po. Oh, sa totoo okay. lang po, Sir Tulfo. Yes, ma'am. May tama, may medical certificate po yung anak ko. Tinagtulungan po nila ang anak ko. Hindi po kami ang nagtulong sa kanila. Pinasok po kami sa loob ng bahay. Pagkatapos, yung pong isang sinasabing kamag-anak nila, may dalang sibat. At sisibatin po yung anak ko. Ano ba yung sibat? At saka po, ang, parang... opo, itak, okay. Ang isa pa, eto nga po ngayon, Sir Tulfo. Yes, ma'am. Opo, yes, pumunta ma'am. Po dito yung secretary po namin. Mm-hmm. Inausap nga po ako at tatawag daw po kayo. Opo. Di ngayon po, kako, sige, Sek, hintayin po yung tawag ni Sir Tulfo. Sabi kong ganon, para sabi ng secretary namin, Nanay Mita, para madinig yung panig mo. Tama po. Di, opo, hinintay ko naman po yun. Opo. Then, nung pag-alis po ng secretary namin, abay, nagwala na naman mo yung mga kapatid yan. E, nagmumumura na naman mo kung ano-ano sinasabi. Nagpaparinig na, kesyo daw po yung bahay namin, mukhang simenteryo. Eh, hindi naman po ako kumitibo na. At saka sa totoo lang po, Sir Tulfo, yes, ma'am. Yung pagbabanta niya sa anak kong tomboy ng tatay nila, marami hong nakakarinig na binantaan mo yung anak ko, napapatayin. At saka tuwing malalasing po yan, saka marami po akong testigo. Saka pag nalalasing po yung tatay nila, is nasa, opo, nasa gate sila ng bahay niya. Pero sisigaw po yan na, o mga putang ina niyo, tama na mama, last na po yon, tama na po. Okay. Opo. Yung pagmumura. Thank you po, Sir Tulfo. Sandra po mama, Miss Mary Grace Acuña, Barangay Secretary, San Rafael 4, San Jose del Monte, Bulacan. Ma'am Mary Grace, magandang hapon. Magandang hapon din po, sir. Ma'am, nakausap niyo ba yung mga testigo sa insidente at nag-imbestiga na niyo kayo? Anong inyo pong napag-alaman base sa inyong mga pagtatanong-tanong dito sa kasong ito, Ma'am Mary Grace? Actually, sir, yung kaso po nila between Lupon Riquez and Miss Jen Malonggakik, nandito na po sa barangay. Opo. And then naharap na po yan ni Kapitana ng dalawang beses. Opo. Ngayon, hindi pa rin po sila nagkasundo, kaya iniakyat po namin sa Lupon. On process naman po ngayon yung kaso nila, hindi naman po namin pinapabayaan na. Opo. Porkit may official po sa amin, wala naman po kaming kinikilingan, sir. Very good. Ma'am, ang tanong ko lamang, I'm sure kayo po ay nag-imbestiga na rin. Nagtanong-tanong na rin po kayo. Yun po yung una kong tanong kanina. Kung ginawa nyo na po yun, ano po yung inyong napag-alaman base sa inyong paggagawa ng investigasyon dito sa insidenteng kung saan nagkaroon ng away itong si Miss Julieta at saka yung tatay po ni Ma'am Gemma nandito sa amin ngayon? Honestly lang, sir, base po kasi sa investigation namin, yung pamilya po talaga mismo ni Miss Gemma Longgakit yung nagsimula. Based po yun sa pag-aharap pa lang, dun sa umpisa namin. Kasi sa una pa lang pong pag-aharap, hindi na po sila nagkakasundo, sir, eh. Bakit po? Yung magkabilang panig. Masyado po silang, mainit yung bawat isa. Kaya umabot na po sa dalawang pag-aharap kay Kapitana, hindi pa rin po naayos. Kaya iniakyat na po namin sa mga lupong taga-Pamayapa. So, on process pa po yung kaso nila ngayon, sir. Opo, opo. Pero may mga testigo ho kayo dito sa pangyayari para makapagbigay po ng linaw sa aligasyon ng bawat isa. Tama meron po. Naman po mga kapitbahay, sir, na magpapatunay kung yung mga sinasabi po nila is totoo. Okay, so base po doon sa mga nakausap ng mga kapitbahay, sino ho dito, simple lang tanong ko mama, sino ho dito ang nag-una or unang nagpasimuno ng gulo? Base po doon sa pagtatanong namin, sir, at pag-iimbestiga, si Mang Jolong Gakit po talaga yung nakapagsimula. Okay. At doon po sa inyo pagtatanong-tanong, totoo ba na
pag nakakainom na po itong tatay, si tatay, ano pa ang tatay niyo po? Jose po. Si tatay Jose, siya ho daw ay palagi ng gugulo? Hindi naman po totally panggugulo, pero nagkakaroon po ng gulo. Pero sir, yung sa kaso po, sana naman po namin pag-ayusin sila dito sa barangay, sir. Okay. Kasi inaasikaso naman po yung kaso nila. Sa totoo lang po, may schedule sila ng pag-aharap sa Thursday sa lupong taga-Pamayapa. Okay. Sige po. Ah, ma'am, isa na lang. Sino yung nagdidikta sa inyo dyan kanina? Meron natang lalaki sa tabi ninyo? Ayun po yung aming investigador, sir. Siya po yung kaharap sa kaso mismo. Kasi siya po, siya rin po yung humarap sa blatter habang nag-blatter po yung magkabilang panig. Okay. Pwede yung makausap investigador? Pwede yung makausap investigador? Sige po, sir. Okay. Sandi lang, ma'am, kakausapin. Mas maganda marami tayong kausap. Kasi meron, ma'am Gemma, may allegation o kayo. May allegation din po si ma'am Julieta. Both sides, so dapat pakinggan natin. Magandang hapon po sa inyo, investigador. Sir, magandang hapon po. Anong pangalan niyo po, sir? Si, ano, sir, Domingo Calyara, sir. Sir Domingo. Okay. Opo. Nandun ba kayo sa pangyayari nung nagkaroon po ng away sa pagitan ho ni ma'am Gemma at sa kanimang Jose? Bali po, sir, wala po ako sa pangyayari. Nung nagharap po sila rito sa barangay namin, ako po yung kaharap dito na nag-aayos sila. Eh, sa dahil lang po hindi po sila nagkakaayos dahil po both sides po kasi mainit pa eh. Kaya nire-reset po ni Kapitana po yun. Okay. Ang tanong ko lamang po, I'm sure kayo po ay investigador. So nag-imbestiga na rin po kayo, di ba, sa mga kapitbahay na nakakaalam po sa ugali nitong nagbabanggaan. Ano ho ang inyong napag-alaman? Base sa inyong pagtatanong-tanong. Base po sa pag-iimbestiga ko, ganun nga po yung ugali ni Mang Longgakit. Tuwing malalating daw po eh, ganun po, palamura, nagmumura, nagramo ng away. Yun po yung mga imbestiga ko doon sa mga natanong mga kapitbahay. Meron po kayo natanong ng mga kapitbahay? Opo, may natanong po ako doon nung bumaba po ako. Maraming salamat po, Mr. Domingo, sir. Sige po, sir. Maraming salamat po. Ma'am Gemma, ma'am, patapusin niyo po muna ako. Ano. Meron ho kasing sinasabi itong si Miss Julieta na tungkol sa inyong tatay at meron ho silang medical certificate na ipapakita bilang patunay na nasaktan po yung isa sa kanila, si particular na yung kanyang anak. At saka meron daw mga testigo, mga kapitbahay na magsasabing nauna yung inyong tatay at kapag nalalasing, nanggugulo. At kayo rin po, meron din po kayong side. And it is so hard for us na para kampihan ho agad kayo or kampihan ho si Ma'am Julieta dahil nagbabanggaan ho kayo ng mga aligasyon. Gigitna na lang po muna kami. Pero sir, ano po kasi sir, yung noon pa po, nung maliit na po kami sir. Ma'am, gigitna lang po kami. Opo. Salamat po sa pagpunta. Ma'am, ayusin niyo na lang po sa barangay ito. At mas maganda doon na lang kayo magkaayos. Opo, sir. Maliwanag ho. Si Miss Julieta, naubos lang ho, nalobat lang na po siya, pero willing ho siya magsalita pa. Hindi. Ma'am, patapusin niyo po muna ako, ma'am. Meron ho siyang sinasabi. May sinasabi ho kayo. Okay, nandun na tayo. Napakinggan po yung inyong side. Ano ho? Malinaw ho yung mga sinabi niyo. Clear. At clear din po ang sinasabi ni Ma'am Julieta. At clear din po yung sinasabi ni investigador. Di ba? So, mas maganda ho, tapusin niyo lang po yung inyong gulo sa barangay. Magkaayos-ayos na lang po kayo. Yung father niyo ba umiinom? Sir, yung tatay ko po talaga, sir, umiinom. Pero sir, yung nagharap-harap nga po kami, tatay ko po, pag nalalasing talaga pong sumisigaw yun na ano, pero wala naman po binabanggit na pangalan. Nung nandun po kami sa barangay, tinanong nga po niya ng ate ko. Okay, okay. No, ma'am, pagsabihan niyo po yung tatay ninyo. Oh, kapag po, nakainom sir. Na, matulog na lang. Opo. Hindi ho maganda yon. Ma'am, patapusin niyo ako. Galing na mismo sa inyo. Nagsisigaw-sigaw siya. Whether wala siyang sinisigawan o ang sinisigawan niya ay yung langit. Opo, sir. Okay? Bawal pa rin ho yun. That is public scandal. At bilang lupon ng barangay, may karapatan po si Ma'am Julieta na awatin siya. Sandali lang, ma'am. Patapusin niyo ako, ma'am. Di ba? Kung sa akin po nangyari yon, ako po yung lupon, at meron po nagsisiga-sigaan, nagsisigaw-sigaw, kahit na hindi ako sinisigawan, ma-offend po ako. At gagamitin ko yung aking authority bilang isang lupon, awatin siya. Kung ayaw niya magpaawat, awayin ko siya.
Opo. Pero sir, siya po bilang lupon sir, abusado. Hindi ako, siya po ang nanghila sa akin, tsaka yung anak niya sir. Pinasok niya po sa gate nila. Ginulpi po nila ako, pero hindi po nila inaabi sir. Ma'am, sorry. Wala ako kami doon eh. Buti sana ma'am kung itong si Ma'am Julieta hindi nagbibigay ng kanyang allegation. At yung kanyang allegation ma'am, matindi rin. Diba? Back up po ng mga kapitbahay. At yung investigador po neutral naman. At may sinasabi na sa pag-iimbestiga sa mga kapitbahay, si tatay nyo, pag nalalasing, nagwawala. At ikaw na mismo nagsabi, si tatay nyo, pag nalalasing, sumisigaw. So, nakikita ko po, ang problema rito, si tatay. Kayo po na, sandali ma'am, kayo po na dami na lamang, na nakaladkad na lang kayo dito sa kaguluhan, na kagagawan po ni tatay. At ang pinakapunot dulo ay kapag nalalasing siya, nanggugulo. So, kapag nalasing si tatay, ayain nyo lang siya matulog. End of story. Because, kung si tatay lang kaya niyang dalhin yung kanyang pagkalasing, hindi ko sana nangyari ito. Sir, excuse po, pwede pong magsalita. Sige po. Yung sinasabi po kasi nila na yun na ano, hindi naman po sila minor ni tatay ko. Ang sabi lang po tatay, expression lang po niya yun na, ang inasabi niya, siga kasi kayo ng siga. Tapos nga po, sabi niya, patayin yung siga. Pinatay naman po ni Aling Lita, Julieta Riquez. Yung tomboy po lumabas, bila po niya pinagmumor si tatay, tapos dinuro niya. Tapos bila niya po sinuntok sa mata. Kaya po nung lumabas po kami, kinausap po ni Gemma yung nanay, si Julieta Riquez, siya yung tomboy. Maayos naman po yung usapan, bila po yung tomboy, bila nanuntok na naman sa ulo, sinuntok yung kapatid ko, tsaka yung ate ko isa. Sir, ma'am, kanina pa kayo gamit ang salitang tomboy, hindi maganda yan. Pasensya na po kasi. Pwede niyo namang sabihin, ano ba pangalan ng anak ni ma'am? Geraldine Riquez po. Pwede niyo namang sabihin, Geraldine, ba't niyo pa kailangan tawagin ng tomboy? Ang inaalam po namin kasi. Hindi, ma'am, sir. Hindi ho maganda yun. Tatawagin niyo isang taon ng tomboy samantala may pangalan naman siya. Let's call her Geraldine. Opo, sir, and she deserves it. Pangit naman, lalagyan niyo ng pangalan tutuloy siya. Tutuloy ko lang po sana kung pwede. Opo. Geraldine na lang po ang opo. Tawagin natin. Yun nga po, nakiusap lang po yun na ano diba, tapos nanuntok pa rin si Geraldine, nanakit pa rin. Tapos nung sinuntok din ako ni Geraldine Riquez, bila niya hinila yung kapatid ko. Tapos yung lupon nga po na yun si Julieta Riquez, yung nanay niya. Hinila niya rin yung kapatid ko, pinasok nila sa gate. Tapos sabi nila, trespassing daw po. Eh, wala lang po kami ginagawa. Tapos may itak pa nga po si Geraldine eh. Tapos nilapos niya pa yung itak niya. Nung sinabi ko po yung reklamo sa mga barangay, hindi naman po pinapansin eh. Buro kay Geraldine lang po. Meron pong itak si Geraldine. Opo, pero hindi naman pinapansin ang barangay kapitin namin, sir eh. Si Miss Hello, sir. Si Ma'am Julieta ito? Sinto, si Miss Mary Grace? Yes po, sir. Papuntahin niyo na lang po ulit sila dito kasi ongoing, on process pa naman po yung kaso nila eh. Handa naman po silang pagharapin dito sa barangay kasi may schedule pa nga po sila ng pagharap sa Thursday. Pwede okay. Naman pong maayos. Okay, naiintindihan ko po ma'am. Pero ma'am, sandali lang, may bagong development dito. Kanina hindi ko narinig itong gulok at hinila papuntang bahay. Well, kung totoo ito, may problema ho itong si Geraldine at saka itong si Julieta. Bakit ho kasi gumagamit ng itak? Kung pagdating ho sa away, bunganga to bunganga, pwede. Bunganga, sampalan, di ba? Sigawan, suntukan. Pero wag hong gamitan ng itak. Eh, naghawak daw ng itak itong si Geraldine. At kinonsintiro po ni Julieta na isang lupon. At kinaladkad daw sila papunta ng bahay ni Julieta. At doon daw sila para mapalabas na trespassing. May mga ganun ho bang kayong narinig na mga... sa inyong pag-iimbestiga na nangyari? Sabi ko po sa investigation, meron nga daw po hawak na itak. Kaya nga po, willing din kami dito sa barangay na mapag-ayos sila para open pa rin naman po kami sa side ng bawat isa, sir. Okay, yes ma'am. And let me remind you ma'am, wala na, naka-off na si Ma'am Julieta, na bilang isang lupon, trabaho po niya ay tagapamayapa, di ho ba? Yan yung yes, trabaho ng lupon? Po. Alright, so... Paano siya maging credible na tagapamayapa kung hindi niya kayang palang awatin yung anak niya na ipangalandakan yung sibat, yung itak? Yes po, tama po yun, sir. Diba? So, okay. Imbestigahan niyo po, dahil kapag totoo po yun, na tuwing yung kanyang nanay ay napapagulo, siya po ay gumigit na at may dalang itak, bawal ho yun. Hindi naman siya kasama sa ano eh, 'di ba, sa kawani bilang barangay. Dapat hindi siya nagkikialam. Let her mother do her job as a lupon by herself.
Maliban na lamang siguro kung emergency na talaga yung nanay niya, pinapatay na o binubugbog na. Well, syempre bilang anak, kakampihan yung nanay niya. Pero kung wala, eh nagkakaroon na ng kaguluhan, sagutan sa pamigitan ng lupon at isang nanggugulong residente, eh huwag humakialam tong si Geraldine. Pabayaan yung nanay niya gawin yung kanyang trabaho. At huwag na huwag pong magpakita ng gulok, di ho ba, ng sibat. Sir. Di ba? Yes po. Okay. Sandi lang po, ano, ma'am, ito na si Chairwoman. Chairwoman Marilo Tantondo, magandang hapon po, Chairwoman. Magandang hapon po, sir. Ma'am, nakarating na po sa inyo itong kaguluhan sa pamagitan po ni Mang Jose at saka ni Ma'am Julieta, yung yes, inyong lupon. Yes, sir. May mga hearing na po na naganap. Okay. Kapag hindi niyo po na naawat ito pong si Geraldine na tuwing nagtatrabaho itong si Ma'am Julieta as lupon, na itong si Geraldine, yung anak niya, eh, na nakikialam at naghahawak ng gulok, si bakin niyo po si Ma'am Julieta? Yes, sir. Kung talaga may kasalanan din po siya, lalo na po lupon siya. Sinabihan ko naman yan sila nung nag-hearing kami na may nakikita din akong kasalanan ng side ng aking lupon. At ganun din naman po sa kabila kasi meron din pong pagkukulang o pagkakamali. Totoo. Kasi doon sa mga istorya dahil sa tatay. Totoo. So kami naman po dito sa barangay, sir, alam niyo naman po tiga pamagitan, papayapa ng yes, bawat pamilya. Yes, ma'am. So tinatry ko pa rin po yung aking magagawa na huwag namang maisampa yung mga reklamo. Pero kung halimbawa naman po sa Thursday po kasi naka-set itong hearing na to, kung talaga pong walang pagkakaunawa ang papasok o amicable settlement, mapipilitan na po kami na ma-endorso yung supported kaso. Okay. Ma'am, ako, pareho tayo dito, gumigit na lang. Ako, wala akong kinakampiyan. Kanina, napagsabihan ko na rin po itong kabilang panig. Now, may mali nga po itong si Mang Jose dahil kapag nalalasing, nagwawala ho siya. At tama ho itong si Ma'am Julieta na kung meron naglalasing dyan, eh magtrabaho siya at punahin niya, sitahin niya, pagalitan niya, awatin niya yung lasing na nagwawala. Di ho ba? However, hindi naman kasama sa trabaho niya na payagan yung kanyang anak na makialam sa pag-aawat niya, lalo pat eh, may hawak-hawak na sibak o gulok. Di ba? Hindi po ang kailangang ma-establish talaga, sir, yung ano, humihingi po kami ng witness na makapagsasalaysay na talagang naaktuhang nakita nila sa kanilang dalawang mata na may dalang itak itong si Geraldine dahil itinatanggi po nung kami nagkakausap-usap, tinatanggi na may dala. Okay, sige po. Pareho naman po tayo wala doon. Ibase na lang po natin doon sa mga kapitbahay, ma'am, na yes, nakausap sir po ninyo. Kayo ho, nakita ko, very fair ho kayo, Chairwoman. So, yes, doon po sir sa inyo pag-imbestiga, kapag napatunayan ho talaga na palagi ho itong si Miss Julieta, kapag siya ho'y nagtatrabaho bilang taga pamayapa, lupon, itong kanyang anak, nakikialam at nagpapakita ng gulok. Kung ganon, hindi po maawat-awat ni Ma'am Julieta, pakitanggal na lang po si Miss Julieta bilang isang lupon, palitan na lang ho siya. Di ba, ma'am? Pwede din po. Pwede din po. Kasi okay, sir, medyo malawak, malalim na ano nang magkapitbahay na yan. Okay. Na talagang okay noon pa po, meron na silang kaunting hitwaan. Ah, okay. May pinag-ugatan yung kanilang away. Sige, ma'am. Kaya napakilap. Opo, opo. O, sir, salamat din po. Salamat din. Sige sir po. Alam ko po, ma'am, kayang-kaya niyo po, ma'am. Pababalikin ko na lang po sila dyan. And hopefully, ma'am, idasal po natin na magkaayos po sila sa pamagitan po ninyo. Yes, ano po, sir. Chairwoman? Okay, sana po. Chairwoman, thank you po, madam, ha. Magandang thank hapon you po din, sir. Magandang hapon po, madam, chairwoman. Magandang hapon po. Thank you. Ma'am Gemma, okay. Butit na bagit yung sa sibak. Okay, sabi na agree po sa akin si Chairwoman na sisibakin niya ito pong si Ma'am Julieta sa oras na mapatunayan na talagang itong si Geraldine hindi niya ma-out-out at palagi may nananakit at merong sibak. Sibak yan. I'll make sure na masisibak itong si Julieta kasi appointed lang itong lupon eh. And then, pag-aayusin po kayo. Pag-aayusin kayo. Hopefully kayo po ay magkakaayos. Kapag hindi po kayo nagkaayos, then pwede niyo po iakyat sa korte. Tutulong po kami pag napatunayan ho, base po sa investigation na gagawin ni Chairwoman kasi wala naman ho kami doon. Let's allow the barangay to investigate. Tutulong po kami na magsampa kayo ng kasong kriminal labang kay Geraldine dahil siya po yung may hawak na itak at nanampal. Pakulong natin to. Okay? Sir. And then si
Julieta, yung lupon, patanggal natin. On the other hand, si tatay, awatin niyo po. Pinagsasabihin naman po namin yung sir eh. Tsaka di naman po sila inaano yung tatay. Maski na ho. Maski na. For his own good, huwag niyo na siyang painumin kasi yan po ang magpapahamak. Hindi lang po siya. Pati yung kayo ipapahamak niya. Nga po, sasabihin nga po namin palagi sa tatay na mag-aroon na lang. Excuse lang po. Yung pamilya po niyan, lahat po ng mga kuya niyan lalaki noon, maliit pa po kami, sir. Binarak po niyan yung bahay namin, sir. Binabato nila kami palagi. Hindi lang po sila nireklamo. Oh, yun nga po, yun nga po, sabi ni Chairwoman, malalim daw itong pinag-ugatan ng inyong pamilya. Oh, problema. So, mas maganda ko siguro pag ayusin na lang kayo, di ba? Eh, hindi nga daw po sila makipag-ayos ang sabi ng... Sabi rin po ni Kapitana, sir, kahit daw po gusto namin, okay lang sa amin makipag-ayos. Kung gusto daw po nun, magdemanda, iakit pa rin daw po nila. De, kaya nga po, kung gusto niyo po magdemanda, dahil nga po talaga mapatunayan na meron talagang sibak at pananakit itong si Geraldine, at sabi ni Geraldine, meron daw siyang medical certificate, tutulungan po namin kayo. Pero lahat po yan, yung aming tulong, depende po, depende doon po sa gagawin investigasyon ng barangay. Kami po, nakikita ko, neutral po si Chairwoman. Okay? Kung ano po yung investigasyon, kalalabasan, yun ang pagbabasihan namin. Pag nakita namin na talagang may pagkukulang ng gusto itong si Ma'am Julieta, pasisibak po natin siya kay Chairwoman, pumapahig naman si Chairwoman. At kapag si Geraldine talaga palaging nagpapakita ng sibak at nananakit, sasama namin kayo sa korte para magsampan ng kasong kriminal. Okay? Ganun lang po muna. Sir, salamat po. Salamat po, sir. Salamat po, ma'am. Alright, at ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Bibo Cheese Dog. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya. Pang sports pa, mi goreng ng Indomie siksikliglig at nag-uumapaw sa sarap. Number one sa puso ng mga OFW, available na po ito sa lahat ng mga leading supermarkets nationwide. At sa mga kaibigan naman natin ng mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong mula po sa ATC Healthcare sa napakamurang halaga. Tumawag lamang o mag-text sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. At ang Bittergo naman ay may sangkap na ampalaya extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes. Sinamaan pa po ito ng luyang dilaw extract, banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bittergo na mabibili sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. Sa mga kaibigan naman po natin na bus driver, tricycle driver, jeepney driver at taxi driver, may solusyon na tayo sa madalas na pagkapagod dulot ng pagpupuyat sa pasada. Subukan na tuminom ng Robust Energy Capsule, wala po itong caffeine, kaya siguradong safe. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa mga supermarkets, convenience stores, and other leading drugstores and supermarkets nationwide. At ngayon pa lamang ay nananabik na sa pagbubukas ng panibagong school year. Sa Hunyo ang mga guro at mag-aaral ang dalawang pampublikong paaralan sa lalawigan ng Sikihor. Ito'y makaraang pagkalooban po sila ng 15 bagong classrooms ng PAGCOR, isang 2-story 10 classroom building ang natanggap ng San Antonio National High School, habang 1-story 5 classroom building naman ang ipinagkaloob sa Candaping Elementary School. Itinuturing po na napakalaking biyaya ng mga gurot mag-aaral ng mga nasabing paaralan ang mga bagong classrooms na kaloob ng PAGCOR dahil matagal na silang nagtiyaga sa mga lumat sira-sirang silid-aralan. At samantala, mga kapatid, ang Organic Acai Berry po ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ng immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry All Natural Nutritious Premium Health Drink from the Amazon Rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946ml and 473ml bottles and in freeze-dried acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2:49 ng hapon at katikati sa balat tulot ng fungi. Ang problema mo, may gamot na solusyon na para sa iyong fungisol. Uulitin ko, wa fungisol, kaya wag nang magdusa. Sa makating problema tulad ng eczema, mahapting hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na anan at buni, nasisirang kokodel sa nail fungus, kaya gamot sa fungi ang hanap, fungisol na ang solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin care, fungisol. Para naman po sa mabahong
paa, mabahong kilikili, genital odor at panglinis sa maduming mukha. Meron naman tayong fungi na sabon. I repeat, pang-iwas sa mabahong amoy sa katawan at panghilamos sa mukha, fungi na sabon. For inquiries sa caller text, Fungisol Hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol at fungi na sabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Katikati sa balat, i-Fungisol mo. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, Aksyon, Aksyon, Aksyon News Update. Ang oras 2:15 ng hapon, narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Patay ang isang lalaki matapos makuryente sa Port Area, Maynila. Nakilalang biktima na si Randy Herrera. Ayon sa biyanan ng biktima, madaling araw nang makita ang biktima na nakasabit sa poste. Inaayos daw ng biktima ang linya ng kanilang kuryente. Hinala ng ilan nakakita, nagkakabit umano ito ng jumper ng kuryente. Sinubukan pa raw ng pamilya ni Herrera na humingi ng tulong sa Red Cross pero wala raw rumisponde. Sinusubukan pang hingi ng panig ng Red Cross tungkol dito. Sa ibang balita, mahigit 1,000,000 piso ang market value ng hinihinalang shabu na nasa kote ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa kotseng iniwang nakaparada sa parking lot ng mall sa Bocor, Cavite. Nakatanggap umano ang mga otoridad ng impormasyon na may magdi-deliver ng droga mula Maynila patungong Cavite na isasakay sa kotseng may plakang TLS-168. Inabutan nila ang kotse na nakaparada sa mall pero hanggang sa magsara ang mall ay walang lumalapit sa kotse. Dito na nilapitan at sinubukang buksan ng mga operatiba ang sasakyan. Tulad sa ibang insidente na iniiwan sa kotse ang shabu, sa Tambucho rin nakita ang susi ng kotse. Pagbukas ng sasakyan, natagpuan ang nasa mahigit 20 kilo ng shabu na nakabalot sa tela at foil. Philippine Standard Time, 2:52 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5, Archie Zapanta. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fujidenzo. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving features in all our products. So choose wisely. Choose Fujidenzo. Fujidenzo is available in all leading appliance stores nationwide. Fujidenzo, quality above all. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Kati-kati sa balat, dulot ng fungi. I-fungisol mo! Gaya ng buni, an-an, had-had, alipunga, at eczema. Ito ang masasabi ko. I-fungisol mo! Fungisol Hotline, 0917-580-9035. Ang Fungisol ay mabibili sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Rose Pharmacy, Generica, at sa iba pa mga butika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor.
Mga tol, bawal ang tutulog-tulog. Huwag ka na doon sa magigising ka nga, pero makakasama naman sa katawan mo at apektado pa ang lipunan. Dito ka na sa Robust Energy Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule, ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy? Hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para posiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Appliances are long-term investments, so it's very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances for your home or business? At Fujidenzo, we'll let the quality of our home and commercial appliances speak for itself. With some of the biggest companies trusting Fujidenzo in their day-to-day operations, you will see the difference when you choose Fujidenzo for your home or business. Fujidenzo, quality above all. May bagong kasabihan ngayon na ang porma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para huwag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, wantusawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado. Dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni.
nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Bagot ka na ba sa traffic? Eh, sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisado mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG. May diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained ang mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipaalagang Clean Fuel muna. Open 24 hours. Clean Fuel. Quality fuel for less. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Because you'll help me to everything. Drink organic as a yeast. It's not just a drink, it's a lifestyle. Go! Organic as a yeast. It's health and beauty is what you seek. Healthy purple is what you need. Organic as a yeast. Organic as a yeast. Organic as a yeast. Malagang paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drug stores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Paano ba gamitin ang Fungisol? Una, hugasan ang apektadong bahagi ng balat. Pangalawa, ipatak ang Fungisol sa cotton buds. Pangatlo, ipahid ang cotton buds na may Fungisol sa apektadong bahagi. At pang-apat, patuyuin ito ng mabuti. Tandaan, gawin ang pag-apply ng Fungisol 2 beses sa isang araw, sa umaga at sa gabi hanggang ito ay gumaling. Fungisol Hotline 0917-580-9035. Ang Fungisol ay mabibilis ha? Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Rose Pharmacy, Generica, at sa iba pa mga butika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kapatid, si Raffy Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Yung dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko na lamang talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, susot ka ay glasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415.
Ang City o Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipagsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sobas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, aba, pampeso, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Kanton, bopi, sisig, meatballs, lahat yan kayang diskartehan ng City o Carne Norte. Ang galing talaga ng City o Carne Norte. Ang secret sahog ng ma'am na madish, karte. Kaibigan, usap tayo. May fungi na problema ka ba? Tulad ng makating kuni. Mahabding hadhad. Nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Mabahong halipo nga. Dumadaming eksema. Ew. Kaibigan, ifungisol mo. Basta fungi na problema, ifungisol mo. Fungisol Hotline 0917-580-9035. Ang fungisol ay mabibilis ha? Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Rose Pharmacy, generic ka at sa iba pa mga butika. Salicylic acid plus benzoic acid is the generic name of fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Transmitting live. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wantan sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, we're back. At ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cell Boy. Cell Boy is our boy. Pagoda air freshener ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil. At ng Wenches Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks. At patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wenches Management na ang kanila lamang pong latimong Wenches ay matatagpuan sa Wenches Pasay at Wenches Timog. At punta po tayo sa kaso ni na Renaline Kawakami at Grace Bonete et al. Para humingin ng tulong na mawakasan na idol, matuldukan na. Uy. Yung mabahong tapunan ng basura sa kanilang lugar sa may Madja A Street, Payatas B, Quezon City. Marami silang so, mga taga-Payatas pala ito. Sige po, ma'am. Good afternoon po. Sino po si Renaline Kawakami at Grace Bonete? Sige po, ma'am. Kayo po ang uupo para magsalita. Kayo pong spokesperson. Yeah. Nakikwento po kay Idol, ma'am. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon naman po, sir. Sila yung mga taga-Payatas. Yes, ma'am. Kayo po si Ma'am Renaline? Ako po si Grace. Okay, si Ma'am Grace. Sino magsasalita? Sige. Ikaw na. Ako na lang po. Sige po. Kayo po si Ma'am Grace. Sige po, Ma'am Grace. Ikwento niyo po. Bali po, last year pa po itong reklamo namin tungkol sa basura po namin na dito po sa harap ng bahay po namin. Mm-hmm. Na hanggang ngayon po, hindi po po natutugunan ng... Unang-una po, barangay. Lumapit na po kami doon eh. Sunod po nga, hindi nga na nila na... nagawa ng paraan, kaya lumapit po kami sa City Hall. In fairness naman po, yung City Hall ata, sabi sa akin ng research, umaksyon naman daw. Umaksyon, pero... Pinasara. Naipasara po. Una po, naipasara talaga. Okay. Ngayon po, ang nangyari, di naipasara. Nagkaroon po sila ng parang letter. Nagsulat po sila sa City Hall, yung may-ari ng pilian na yan, na i-open ulit nila for cleaning. Maglilinis okay. Po sila. Yun so, pala? Yun pala po. Ang tinanong ko po sila kung hanggang anong weeks ba o month ang mangyayaring linis. Sabi niya, 1.5 months daw ang linis. So sige po, mas babor dahil malilinis nga po. Mm-hmm. Pero na malay-malayan po namin, bigla po sila nag-operate ulit. Ay, yun po ang nangyari po sa amin. Na hanggang ngayon po, panay pa rin po ang patapo nila. So ito po ay private property kung tutusin. Kaya lang, ang ginawa nila, illegal, ginawa nilang tambakan. Opo. Okay. At nagsumbong kayo sa Quezon City. In fairness sa Quezon City, umaaksyon naman. Umaaksyon. Pinasara. Kaya lang, nagpaalam sa inyo, sabi, lilinisin. Kaya pumayag kayo, akala nyo, lilinisin talaga. Yung pala, nag-operate ulit. Opo. Okay. Sige. At yung barangay, walang ginagawa? Wala pong ginawa. Hindi binabantayan? Hindi po. Kausapin natin, itong si... Mr. Gary Domingo, ito magaling umaksyon to, taga BPLO, suki namin to.
Sir Gary Domingo, magandang hapon po, Chief ng Good BPLO. Good afternoon, Rafi. Good afternoon sa ating mga tagapakinig. In fairness naman po sa ating BPLO sa City Hall, umaaksyon naman daw po kayo ang CISTE. Mandaraya raw po talaga itong inireklamo dahil nag-operate pa rin daw po patalikod. Eh baka pwede po, kasuhan na lang po ito, sir. Ipinasara nyo na po. Nag-operate pa rin. Actually, Rafi, sinabi nga nung researcher natin na pinasarado natin ilang beses. Pero nag-ooperate. So sabi ko, pumunta lang sa atin yung complainant bukas, papasamahan ko na sa papapuntahan ko, isasarado natin. Tapos ipo-forward ko na rin sa legal namin, papaila natin ang violation ng city ordinance para criminal case yun. Tapos pag nag-operate pa ulit na may negosyo, ang papadampot natin sa police and traffic. Ay, salamat. Yan po yung pinaka-lunas. Ma'am? Pinagawa na po nila kami ng letter. Diyan po sa legal na tinasabi po nila. Gumawa po na kami ng letter. Nandiyan na nga po yun sa ano. Nasabi nga, masa nga po kami doon na sabi po nila ipapadampot agad-agad nung time na yun pag binaliwala. Pero hanggang ngayon po, hindi po nila ginawa yun. Yung pang pinasakit po namin ng loob. Eh baka hindi si Mr. Gary Domingo yung kausap nyo noon. Baka ibang tao kasi ito si Mr. Yan Domingo. Yan po ang nagawa ng ano, yan po ang nasa papel po namin, siya po. Sekretary, ang si Ma'am Leia. Iba yun si Leia. Ma'am, iba ito. Itong si Mr. Gary Domingo, kilalang kilala ko po ito. Ang dami na ito nagawa sa programa. Lahat po nang inilalapit namin sa kanila kay Mr. Gary Domingo, na-action lang po talaga. Pag sinabi niya, ginagawa niya po. Sana po ma'am, talaga may nantayapin ma'am, po. Ma'am, naintindihan ko yung dilema ninyo, naintindihan ko inyong sama ng loob, frustration niyo po, naintindihan ko po yan. Pero pagbigyan natin si Mr. Gary Domingo dahil kaibigan po ng programa ito at ang dami na po nagawa ito sa amin at naniniwala po ako sa kanya pag sinabi niya, nagagawa niya ho. Pagbigyan natin siya. Yung kausap niyo po before, kalimutan niyo na po yun. Iba naman itong kausap natin ngayon. Sir Gary! Yeah. Sasamahan po namin dyan. Sabi po sa akin bukas o at action na natin immediately yan. Pwede niyo i-monitor. Umaasa po ako. Salamat po, Sir Gary. Mabuhay ka. Sige, Rafi. Mabuhay kayo. Thank you. Ma'am, kilalang kilala ko ito. Kilalang kilala ng programa. Sabi ko kanina, ulitin ko, pag itong pinupunta namin si Mr. Domingo, agad-agad, una bes, salamat naman may nangyayari. Po, sir, kung ganun. Opo, ganun po talaga. Almost 1 year na po, sir, kasi itong reklamo namin. Kaya nga po, lumapit kayo sa amin, di ho ba? May tiwala kayo sa amin, di ho ba? Nagtitiwala kayo sa amin, nagtitiwala po kami kay Mr. Gary Domingo. So, equals to, magkakaroon po ng positive action to. Matutulog kayong problema salamat nyo. Salamat po, sir. Sige po, mag-assign po ako ng isang reporter namin para sa inyo, sasamahan kay Mr. Domingo, tapos si Sir Gary, yung napag-usapan natin, gagawin niya po yun. Na kapag nag-violate pa rin si Mr. Domingo, ang gagawa ng paraan na madadampot nga talaga ito. Po, yung kausap niyo po noon, kalimutan niyo na po muna yun. Kunyari, hindi, walang pag-uusap nangyari. Iba ito ngayon, okay? Opo. Plus, salamat. This time kami po tututok dito, okay? Salamat sige po, sir. Po. Salamat po, talaga madami. Wala nga naman po. Punta ko doon kay Odette, then meron kami assign na reporter sa inyo. Okay. Salamat po talaga. Ganahan sir, po. Ma'am, salamat po. Salamat po. Thank you po. Thank you. All right, at talaga nga namang action man 'yan si ano, si Ms. Yes. Gary Domingo. Salamat na lang kay Ms. Antonina Dizon, kay Chairwoman Juliet Peña. Thank you na lang kay Mr. Gary Domingo. Ayos na 'to. Solve na 'to. Bastante na ito, sabi pa ng sabi sa niya. Biro mo ipapadampot daw sa mga pulis. Yes. Pagka yes. Nagtapon pa. Yun. Okay. All right, at ang bahagi pong ito ay inihatid sa inyo ng Prostamen. Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men at ng 3K Battery, 3K Battery Dare to Compare at ng J&T Monoblock Tables and Chairs, tried and tested ang T-Buy Pambansang Plasticware J&T. Alright, at binabati muna natin Idol, nakikinig daw sa atin si Hilda La Cruz, Osida at Mon Samson ng Manila Bulletin. Magandang hapon sa mga taga Manila Bulletin. Good afternoon po. Okay. At ito, sa mga photographers daw, sa mga mahilig sa photography, merong magkakaroon sila ng Gen X Project sa 22nd Graphic Expo 2017 dyan daw po sa may SMX Convention Center sa MOA, Pasay City. Maganda po. Pupunta kayo dyan. Oo, sa mga mahilig sa photography, June 1 to June 3, 2017. Ayan, suportahan natin. Okay. Okay. At sige, ano ba, mati pa ulit ako. Ito, batiin ko muna din, Idol. Ito yung mga taga Fairland Garments, lalong-lalo na daw sa mga taga JPS, si Mila, si Delia,
Si Nilda, Ate Pasing, Ate Pin, si Tess, Rose, Lenny, Vivian, at maraming iba pa. Ang pagbati po ay mula kay Lorlene Junicio, ayan, na taga, ano din, Fairland Garments. Okay. Maganda po. Sa lahat ng mga mananahi. Oo, na nakikinig sa atin. Maraming marami tayong suki ng mga mananahi. Mga mananahi, sobra-sobrang thank you po talaga sa inyong patuloy na pagsusuporta. Simulat sa pool. Yung mga mananahi, full support sa atin, Nils. Especially dyan sa mga bandang Valenzuela oo. Bulacan, totoo. Caloocan, ang dami mga mananahi dyan po. Sa mga garments. Marami kasi mga garments. Magandang hapon, habang nagtatrabaho sila, nagpapadyak sila sa kanilang mga makina, nakatunin sa atin. Magandang hapon po sa mga mananahi, mabuhay ho kayong lahat. Kasi sila pwede ang nakikinig sa at hindi lang sa mga garments, sa mga saste. Oo. Diyan sa Kamuning, yung bootleg, lahat ng mga tailoring. Nakikinig sa atin 'yan. Tama. Magandang hapon mga tailoring. Magandang hapon. Thank you po. Okay, may mga sweepers tayong kasama dito. Sige po. Pasok po kayo lahat. Kayo. Ayan, wag kayong magsiksikan diyan. Ito, mga street sweeper. Oh, correct. Ng market ng palengke. Sweeper. Okay. Tuloy po kayo. Si Ricky Anoche, sino po si Ricky Anoche? Etong nasa kaliwa, etong sa kanan si Rizalino Pakulan et pasok. Al. Sige lang po lahat kayo pumasok. Kasi ako kayo dito pa, dito sige. Pa urong kayo dito. Dali. Welcome mo kayo. Okay. Programa niyo po ito. Wag dito maya. Po wag kayong magsiksikan dyan. Itong programa wanted sa radio, ito ayan, po, dito po ay para sa inyo. Ayun. Kaya po kami nandito, nahiya sila. Kaya po kami nandito para malaman ninyo, ito ay para pagsilbihan po kayo. 17 po kayo lahat? Yan. Okay, 17. Yan. Ito ay mga sweepers. Sweeper. Ibig sabihin yung nagwawalis dyan sa palengke. Uh-oh. Okay, sige. Galing pa sila ng? Saan po itong lugar? Bacoor, ma'am. Bacoor, Cavite. Okay, may spokesperson na sila. Sir, anong pangalan niyo, sir? Ricky Anoche, sir. Sir Ricky Anoche. Yung kasama niyo po, Sir Ricky? Rizalino Pakulan po. Si Mr. Rizalino Pakulan. Sige, Sir Ricky, ikaw muna magsalita. Ano po itong reklamo niyo? Ilang kayo dito? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Yung kaso nito ng mga to, ito, sir. Apo. Ako, hindi ako empleyado dyan sa ano na yan. Ano po kayo? Bali sila ho yung ano lumapit sa akin na kung pwede sila matulungan kasi ako naka-apat na ako dito sa inyo. Ah, okay. Sige, so sinamahan niyo lang po dito oo, sila. Oo, akong nagano kasi hindi nila alam yung kung anong gagawin kaya akong tumulong. Sige, salamat po sa pagsama sa kanila si Ricky. Ito si Sir Rizalino. Kasama ko kayo, sweeper. Siya na lang magsalita kasi ikaw palang involved talaga. Sir Rizalino, unay, salamat po si Ricky sa pagsama sa kanila dito. Sir Rizalino, isa ka sa mga sweeper. Apo. Anong pangalan po ng palengke? Bali po, nung naghahawak po ron HDR Company, HDR Management. HDR Management. Okay. Ano yung problema nyo sa HDR Management, sir? Unang-una po yung basahod sa amin, medyo mababaho talaga eh. Wala ako sa umabot sa minimum. Teka muna, sa Cavite po ito, no? Opo. Magkano po? 250 po per day. Magkano ba dapat pag sa Cavite? Hindi po kasi kabisado. Kaya nga, ako rin di... Okay, sige, 250 per day. Tapos yung dapat yan? Mga siguro po, pagkakasabi sa amin sa dapat Cavite rate, 350 o 350. Ano pa eh, 375. Okay. So ganun. Mababa. Eh bakit daw po mababa ang pasahod sa inyo? Ah, wala po namang sinasabi. Basta pag apply ho namin noon, dati nga ho, 125 lang eh. Ito lang 2016 tumasin eh. Grabe naman, 125? Oh, sir, mababa. Ano mabibili mo sa 125? Ako 2011, 125 lang ho per day. Ito lang yung 2016 nagtasan ng 250. Sobrang baba. Matindi. Mas malaki pang sweldo ng kasambahay. Ano? Oo. Grabe. Okay. Ano pa yung reklamo tapos sir? Tapos yung 12 oras pa po kami. Walang overtime? Wala. May overtime mo. Minsan, hindi na namin nakukuha. Tapos pag yung holiday, wala akong nangyari. Holiday, dapat double pay. One day lang ako nababayaran. Oh, pag holiday nga, double pay dapat yun. Especially kapag... Tapos wala po kami day off. Okay. Sige. Tapos yung ano pa po, yung mga benefits, wala po kami ganun. Okay. So agency po itong HDR? Hindi po, direct hiring kami rin eh, sa HDR eh. HDR Market, palengke ito? Apo. Sige. Under po ba kayo ng government ba itong palengking HDR? Hindi, pagkakalam po namin, private na ito ngayon eh. Sige po. Miss Mayan Binalon, kilala niyo po si Miss Mayan? Isa po yung staff po ron, isa po yung bali nagpapasahod sa amin. Okay, Miss Mayan, magandang hapon po. Hello po. Mayan, Miss Mayan, si Rafi Tulfo po sa Radio 5, ma'am. Yes po. Ma'am, andito po yung mga sweeper po ninyo.
Bali, labing anim po sila nandito. Yung kanila pong reklamo ay sobrang babang pasahod po, Miss Mayan. So, pero tinaasa na po namin yan. Tapos may dagdag pa po na food allowance. Ayun na po yun. 250 na po yung kasama na po yung food allowance. Okay. Compare po dun sa dati pong nagpapalakad nito na 100 plus lang po at pinapasahod. Sandali lang po, Ma'am Mayan. Sandali lang po. Engineer Joseph Gacosta, Dole Senior Labor Employment, Bacoor. Sir Joseph, magkano ho ba ang minimum wage dapat sa Bacoor, Cavite? Ang Bacoor po, sir, at saka yung IMOS ay pareho lang, 378 pesos and 50 centavos. 378.50. Yes, yes. Magkano sahod niyo po? 250 po, sir. 250, excuse me. Miss Mayan. Yes po. 378.50, narinig niyo po, galing sa Dole yan. Magkano po? 378.50. Yan po dapat ang minimum wage dyan sa Bacoor, Cavite, sa inyong lugar. Sir, excuse me po. Pwede po yung mas nakakaalam na may hawak dun sa department ng... Hindi, gusto ko lang po ipaalam sa inyo kung sino man pong sabi mong humahawak sa kanila, nagpapasahod. Apo. Sabi ho ng Dole, 378.50. Ang pasahod nyo po is 250. So, ang layo po ng diferensya. Pwede ho kayo makasuhan yan. Tapos, wala pang overtime pay. Wala pang holiday pay. Tapos, wala pang benefits. Ang dami ho kayong violation. Tad-tad po kayo ng violation. Abay, kung ganun po, ma'am Mayan, kaaway nyo na po. Ngayon po, ang kaaway nyo po, ito mga trabador. Kami hong sa Wanted sa Radyo, makikisaw-saw na, sasamahan po namin sila at sisiguraduhin po namin, pati kami, kaaway nyo na po. Dahil pang-aapi po itong ginagawa nyo sa inyong mga trabahador, hindi na ho ito tama. Papasara po namin kayo. Sa maniwala ko kayo sa hindi, lahat po ng koneksyon namin, lahat po ng mga kaibigan ng programa, tatawagan po namin para masiguro na kayo po'y mapaparusahan. Labis-labis po itong pang-aaping ginagawa nyo. Wala sa minimum, walang benefits, walang overtime, ano pa? Walang holiday pay. Hello, hello po. Opo. Ma'am. Yes po. Empleyado lang din po ako. Sumusunod lang po ako. Eh, sino po yung pinakamayari nyo? Sandali, ma'am. Makinig ka. Makinig ka. Engineer Joseph Gacosta, ulit. Yes po. Engineer... sasamahan po namin sila sa inyo at pupuntahan po ninyo kasama kami ito pong palengking ito, i-raid po ninyo at iba pang mga ahensya ng gobyerno na pwede makatulong at kailangan po mabigyang parusa ito pong palengke na ito na hindi ho nagpapasahod ng tama sa mga trabaho. Okay. Sige po sir, pwede naman po riyang pwede puntahan yan for inspection. Complete inspection. Okay. Sige, pwede po sila na yung tao na mga empleyado dyan, even one or two, magdala dito ng complaint, mag-complaint dito sa amin, tapos samahan na namin diretso na dyan. Ayun. So, sasamahan po namin yung isa o dalawa, tatlo sa kanila, representative, magpa-file po ng formal complaint, at base po or sa inyong... subject for inspection, pwede subject for complaint inspection yan, or compliance visit, pwede yan. Okay, so pag nasamahan po namin dyan, nakapag-file ng complaint, magkakaroon agad ng complete inspection po, tama sir? Yes po. Okay, sige po, ganun po ang gagawin namin. Sir Engineer, Sir Joseph, thank you sir. Ha. Mabuhay ho kayo, Sir sige Joseph. Sige po sir, okay, welcome. Okay. Miss Mayan. Yes po. Ma'am, darating po dyan ang Dole, hindi lang po Dole, at iba pa po yung mga ahensya ng gobyerno, siguro tatawagan din nyo det itong ano, yung Bacoor BPLO, tingnan nyo kung meron tong permit. Tingnan nyo yung kung nagbabayad ito ng tamas ng buwis. Odette, alika nga rito. Or Carol. Okay. Papakita po namin sa inyo, Miss Mayan, na hindi po kami nagbibiro rito. Eh, mali ho itong ginagawa ninyo. Ang layo ng diferensya. Ma'am, dapat yung mga sweldong diferensya maibigay po sa kanila. Back pay po ang tawag nito, ma'am. Naintindihan nyo po yung back pay? Yes po. Opo. So dapat po mabigay. Kasi po, empleyado lang din po ako. Kasi lang po ako dito. Ikaw ma, magkano ba sa pasahod sa'yo? Hello po? Magkano po pasahod sa'yo? Kumatanong ko lamang po. Meron po bang 378 pasahod sa'yo a day? Wala. Wala rin. Ano po? 378 bang pasahod sa'yo a day o sobra pa? Sa inyo po. Ikaw mismo. Ano naman po? Tama naman po.
Tama, buti ka pa, maswerte ka. Siguro baka favorite ka ng amo mo. Oo. Hindi naman po. Oo, napapatawa ka pa. Eh, ito, paano to? Hindi sila favorite, kawawa sila. Diba? Naintindihan niyo po sana ang pinapoint out ko, Miss Mayan. Ibig sabihin, unfair po yung inyong amo. Di ba? Pakiparating lang po, Miss Mayan, sa inyong amo. Yes po. Okay po. Na meron kayong violation at darating po dyan yung mga iba't ibang ensya ng gobyerno para mag-inspection po. Okay? Okay po. Salamat po, Miss Mayan, sa pagtanggap ng tawag namin. Magandang hapon po, Miss Mayan. Thank you po. Sir, excuse sir. May mga sweldo pa sila, sir, na ano, natitira doon na dapat makuha. Ang problema, hindi sila doon makapunta kasi pinagbabantaan. Yung mga iba dito, nasaktan pa eh. Okay, kaya nga po, pagpupunta ho tayo sa DOLE at pupunta yung DOLE para mag-inspeksyon, pwede na silang sumama lahat? At kasama naman po, siyempre, hindi lang po yung DOLE siguro, iba pang ayensya ng gobyerno, kung kinakailang magsama tayo ng polis, kung ganun pala, nananakit. So, nanoto kasi yun, sir, ng, ano, ng baril eh. Mm-hmm. Yung ilang security yun do? Dalawang security. Ilang security yun? Dalawa ngayon. Dalawa. Tinutukan pa sila ng baril, tapos yung ito na sipa pa ito, hindi lang nakapag-medical eh. Okay. Sige, sasamahan namin kayo, Sir Rizalino. Okay. Sige. Kasama po yung isang reporter namin. Sasamahan namin kayo sa DOLE. Tapos yung iba pang ehensya ng gobyerno na pwedeng tumulong po sa inyong sitwasyon. Siguro po yung SSS. Wala kayong siguro SSS, wala, no? Sir, wala yan, sir. Okay, PhilHealth. Okay, kung ano pa mga ibang ehensya ng gobyerno na hindi ka nabibigyan ng benepisyo, yun, kasama sa inspeksyon yun. Okay? Apo. Pag nagkaroon kasi ng inspeksyon, hindi sila makakapalag. Okay, walang magagawa itong may-ari. May kalalagyan to. Okay? Sige, sir. Punta kayo dun sa kabilang booth para masamahan kayo ng reporter namin. Yes, sir. Yes, sir. Thank you po. Idol, thank you. Okay. Okay. Sige, salamat po. Nagmalaki pa itong HDR. Sa bagay, hindi naman kasalanan ni Ms. Mayan. Hindi naman siya may-ari. Sweldo lang. Sabi niya, 150 nga lang yan dati. Tinaasan namin. Eh, kaso yung... Opo, sige po. Eh... 150, tapos sinaasa namin 250, nagmalaki pa. Mm-mm. Kulang pa rin. Eh, syempre, kaya siya, eh, nasa minimum kasi nga, kahera siya. Kaya diba? Siguro. Okay. Nasisikmura ba? Mm-mm. Ang tanong, paano sige po, sir. Paano nasisikmura itong mga may-ari ng kumpanya na sila nagpapakasasa sa pawis at pagod ng kanilang mga trabahador pagkatapos itong mga trabahador nila na siyang nagpayaman sa kanila, nag-iikahos. Halos walang makain. Wala, hindi... Di ba? Mm-mm. Para sa kaalaman po ng mga amo dyan, hindi kayo magiging amo kung wala ang inyong mga tao. Di ba? You're as good as your tao na nagbibigay sa inyong serbisyo. Pag wala inyong tao, hindi kayo amo. Oo. Totoo yan. Dapat pahalagaan ninyo ang inyong amo. Ikaw, Lucio Tan, halimbawa, SMC, sa SM, di ba? Lumaki kayo ng ganun dahil... Naging bilyonaryo sila. Naging bilyonaryo kayo. Lahat lang, hindi lang yung dalawang binanggit ko, Lucio Tan, at saka si mga... SM sa... Si, sino ba itong sa SM? Henry C. Example lang to. Hindi naman kayo lalaki ng ganun kung wala yung mga tao. Di ba? Sige nga, anong gagawin nyo sa inyong perang bilyon-bilyon kung wala naman tao magtatrabaho sa inyo? Pero I know for a fact, marami dyan sa mga bilyonaryo, naging bilyonaryo dahil sa panglulupig sa mga tao. Oo. Yung iba pa dyan, sinasadya, gagawin contractual yung mga trabahador nila. Palaging contractual para makaiwas sa benepisyo. Mm-hmm. 5 months pa lang, tanggal ka na. Buti kung 5 months, 3 months pa lang. Oo. Diba? Pero in fairness, ha, meron din mga bilyonaryo names na talagang pinagpapala dahil sumusunod sa tamang patakaran. Mm-mm. At mabait sa kanilang mga tao. Oo. Marami mga ganun. Meron naman. Na mga boss, mm-mm, malalaking kumpanya. At lahat ng mga benepisyo binibigay. Meron, marami. In fact, may mga foundation pa nga, tumutulong, nagbibigay scholarship, tumutulong sa mga mahirap, nagpapatay ng mga eskwela. Meron din mga ganun. Hindi naman lahat, di naman actually. Lahat. Tayo nagbibigay lang ng example. Para doon sa lahat ng amo, para sa inyong kaalaman, mahalin nyo ang inyong mga tao
dahil ang inyong mga tao ang nagpayaman sa inyo. Dahil kung kayo lang mag-isa, amo, hindi nyo naman magagawa lahat ng trabaho na gusto nyo mangyari sa inyong kumpanya without your people. So love your people. Ang siste, marami sa mga amo, bobo. Sa totoo lang, bobo sila pagdating sa pagiging makatao. Pero sa pandurugas, matalino sila. Matalino. Yun yung ibig sabihin. Wise. Para mga matching. Di ba? Wise. Di ba? Mm-hmm. Magaling sila kung paano isahan yung kanilang mga tao. Doon sila matalino. Pero doon sa pagiging makatao, bobo, estupido, tarantado, gago. Okay. Alright, at kami po'y magbabalik. Ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng J&T Monoblock Tables and Chairs, tried and tested ang T-Buy Pambansang Plasticware J&T. At sa mga kaibigan po natin na bus driver, tricycle driver, jeepney driver at taxi driver, may solusyon na tayo sa madalas na pagkapagod dulot ng pagpupuyat sa pasada. Subukan at uminom ng Robust Energy Capsule. Wala po itong caffeine kaya siguradong safe. Ito po ay mabibili sa mga supermarkets, convenience stores and other leading drugstores and supermarkets nationwide. At ang Organic Acai Berry, mga kapatid, ay tumutulong po para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry, all natural, nutritious, premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and in freeze-dried acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:31 ng hapon at kati-kati sa balat dulot ng fungi. Ang problema mo, may gamot na solusyon na para sa iyo ang Fungisol. Uulitin ko, Fungisol, kaya huwag na magdusa sa makating problema tulad ng eczema, mahapting hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na anan at buni, nasisirang kuko, delsonil, fungus, kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na ang solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. Para naman po sa mabahong paa, mabahong kilikili, genital odor at panglinis sa maduming mukha, meron na po tayong fungi na sabon na pang-iwas sa mabahong amoy sa katawan at panghilamos sa mukha. Fungi na sabon, tumawag lamang sa 0917-580-9035. Ang Fungisol at Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Kati-kati sa balat, i-Fungisol mo. Para mas enjoy mo ang sweet life, dapat balance ang buhay mo. Kaya minsan okay lang maging bitter. Tulad ng ampalaya na makakatulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Parang Bitter Go, tumutulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar level. Ang Bitter Go ay may sangkap na ampalaya, luyang dilaw, banaba, at samahan mo pa ng garlic. O diba? Araw-arawin ang pag-inom ng Bitter Go sa abot kayang halaga na 750 per capsule. Go na go with Bitter Go! Ang Bitter Go ay mabibili sa Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Bitter Go ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aksyon! 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 News Update! Radyo 5, 92.3 News FM, Balita! Aksyon! 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 News Update! Ang oras, 3:32 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. 143 million pesos ang inilaang budget ng GSIS para sa mga miyembro nito mula Mindanao, partikular sa Jolo, Sulu at sa Concepcion, Misamis Occidental, na naapektuhan ng flash floods at pagkasira ng kanilang pananim dahil sa matinding pag-ulan. Bukas ang aplikasyon hanggang June 3 sa Jolo at hanggang June 9 sa Concepcion. Mahigit 500,000 miyembro ang inaasahang mag-a-apply ng loan. 20,000 pesos ang maaaring mahiram ng first-time borrowers, habang hanggang 40,000 ang maaaring mahiram ng mayroon ng existing loan. Pero ikakaltas dito ang outstanding balance sa kanyang utang. Philippine Standard Time, 3:33 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat upol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ang Taxi Squad member Marlo Andres, mabagal at pila ang sitwasyon ng mga sasakyang nasa kahabaan ng Boni Serrano, Barangay Socorro mula 18th Avenue na palabas ng EDSA habang nananatiling banayad ang kabilang panig nito. Samantala, ang Taxi Squad member Victor Harina, maayos at ginhawa ang lagay ng trapiko sa kahabaan ng Macapagal Boulevard mula Vicente Soto Street hanggang makarating ng Marina sa magkabilang panig sa oras na ito. Maraming salamat sa Taxi Squad members na sina Marlo Andres at Victor Harina para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. San Miguel Baraco, 3-in-1 Coffee. Mga tol, Robin Padilla po, kasama si Barack Umaga, ang mascot ng San Miguel Baraco 3-in-1 Coffee. Kaping gigising sa'yo. Andito kami para siguradong gising kayo. Barack, yo! Mag-physical exercise tayo. Sige. Pampainit ng katawan. Punong braso, hamunin niyo yung katabi niyo dyan at gisingin niyo ang mga biceps. Ready, set, gising! Panalo? Yes. Talo? What? Okay lang. Basta gising. Ganyan magpagising ang tagagising ng bayan. New San Miguel Baraco 3-in-1 Coffee. Thank you po. Ako si Robin Padilla at si Barack Umaga. Yo, yo, yo! Nagsasabing, gising tayo, bayan! New San Miguel Baraco 3-in-1 Coffee. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. And dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry. Protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, susot ka ay glasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Join the EU-Philippine Business Network and go on a culinary adventure at the European Food Festival this May. Discover the different flavors of Europe and get a chance to win round-trip tickets to Europe at the European Food Festival, which will run for the whole month of May at your favorite European restaurants, right here in Metro Manila. For more information on the European Food Festival, visit epbn.ph/EUFoodFest2017 or facebook.com/EuropeanFoodFestivalManila. For DTI FTEB permit number 5118 series of 2017. Tuloy ang sipag, sige lang ang sikap. Parang gin kapitan sa inuman, laging maasahan. Kayang-kaya, gin kapitan pa! Kayang-kaya, gin kapitan lang! Kayang-kaya mo, gin kapitan! Gin kapitan, kayang-kaya! Sipag at sikap kasama ang sarap at hagod ng gin kapitan. Kayang-kaya mo yan! Drink responsibly. Mga kapatid, si Raffy Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Piliin mong maging bukas, maging totoo, maging malaya, maging masaya.
Ipakita mo. Ikanta mo. Isayaw mo. Ipagmalaki mo. Isigaw mo! Kung ano ang gusto mo. Piliin mo kung ano ka. Dahil yan ang mahalaga. Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Hindi mahalaga ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga, pinili mo kung ano ka. Tanduay Select. Drink responsibly. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted. Alright, balik po muli tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. At puntahan po natin ang kaso naman ni Ma'am Maria Victoria Feliciano. Sige, andyan na si Ma'am. Ito ay para naman makuha na niya yung kanyang anak. Sige. Na, okay. Na nasa ano ata? Kapatid ng Bienan, tama ba ako? Kapatid ng Bienan mo. Okay, sige po. Kapatid ng Bienan. Meron siyang Bienan na may kapatid. Okay. Andun yung bata. Andun yung bata. Ma'am Maria Victoria, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. Ilang taon po yung anak niyo, ma'am? 4 na taon po. 4 years old. Okay. At bakit po napunta doon kay kapatid ni Bienan? Although po kasi po yung dalawa kong anak po, nung nasisayan po kasi ako, nasa pader po kasi ako ng nanay ko, nag-decide po kasi yung nanay ko na iiwan po sa Bienan. Okay. Kasi po gawa nang wala po kasi akong trabaho. Sabi ko po kasi na hindi ko po kasi kaya na i-obliga lahat sa ate ko kasi lahat po kami naasa sa ate ko. Gusto ko pong magtrabaho. Kaya nakiusap po ako sa Bienan ko na iiwan ko po muna yung dalawa kong anak. Ah, kayo po ang kusa. Opo. Na nag-iwan doon sa inyong mga opo, anak. Opo, kasi gusto ko po talaga magtrabaho. Okay. Tapos, nung magkalaunan po na nag-decide na po talaga ako na kuhanin ko sila, hindi ko na po namalayan na yung bunso ko po nandun na po sa kapatid ng Bienan ko. Okay. Ngayon, may trabaho na po kayo gusto niyo nang kunin. Opo. Yung panganay ko po na sa akin. So, nirecognize niyo naman po yung tulong na binigay sa inyo ng inyong Bienan. Kasi in fairness po to your Bienan, sinalo niya po kayo nung panahon na kayo po'y gipit. Sabi niyo nga po, wala kayong trabaho. Pinaubayan niyo po sa kanya yung inyong mga anak at inalagaan naman niya. Opo. So, ngayon po, may trabaho na kayo, stable na kayo. Nagpapasalamat kayo sa kanya doon sa tulong na binigay niya. Pero gusto niya na po makuha yung anak niyo. Kaso ayaw po nila. Ayaw po ibigay nung ano, nung kapatid ng Bienan ko. Kasi inihingaan niya po kasi ako ng 50 mil. Ah, doon siguro sa pag-aalaga. Opo. Kung tutusin po, bawal yun. Opo. Alam hindi ko po yun. Hindi po pwedeng gamiting parang dahilan yung bang kailangan magbigay ka ng pera dahil inalagaan ko ito for so many years, otherwise hindi ko ibibigay ito sa iyo. Bawal ho yun. Hindi pwedeng gawing dahilan yun. Yung kailangan merong kabayaran doon kasi sa pag-alaga. Kasi parang ransom na yun eh. Exactly. Makakasuhan po sila doon. Miss Mercy Santos, magandang hapon po, Miss Mercy. Ma'am, ito na ba yung sister? Opo. Magandang hapon po, Ma'am Mercy. Po. Magandang hapon po, Miss Mercy, si Rafi Tulfo po, Ma'am. Opo. Sa Radyo 5 po. Ma'am Mercy, andyan ho ba ang anak ni Miss Maria Victoria? Opo. Okay, sabi po niya, nirecognize niya po yung ibinigay niyo pong tulong sa kanya noong panahon po siya ay nagigipit at inalagaan niyo po yung kanyang anak. Ano po? Opo. Pero ngayon ma'am, stable na siya. Gusto niya pong makuha sana yung bata. Pero ngayon ma'am, pinatutubos niya ng 50,000? Ano po? Yung pong sabi niya, 50,000 daw ang tubos sa bata. Grabe naman yung babae niya mag-invento? Ah, nag-invento ba siya? Ma'am. Ganito po yun. Nung kinuha niya, nasa akin yung bata, lumaki 4 months pa lang yung bata, nasa akin na yan. Lumaki, nagkakaisip. Nasa akin po yan hanggang ngayon. Okay. Tapos nung kasagsagan na hiniram niya, hindi niya na binalik sa akin. Siyempre po, hello po. Opo, opo. Yes, ma'am. Galit. Opo, ma'am. Ma'am. Okay. Sabi. Okay. Kung
kunin nyo na yung anak nyo, maawa naman kayo sa tita nyo, bigyan nyo na lang, sabi niya gano'n, bigyan nyo naman para makapagbago buhay, hindi gano'ng kadali mag-ano, kasi siyempre kinurin niya ang anak yung bata. Okay. Ano, sobrang galit ko po. Opo, nakapagsabi po ako sa kanya dati. Sa kanya po, ha? Sa kanya. Pero binigyan niya po ako na sabi, hindi ko po kayang tanggapin yung pera para sa bata. Okay. 10,000 po, abutan niya ako sa barangay dahil tinatago niya na sa akin yung bata eh. Okay. Ma'am, ganito po. Meron akong suggestion. Nirecognize naman po niya yung tulong po na ibigay ninyo sa kanya, yung pag-aalaga po sa kanyang anak habang wala ko siyang trabaho. Now, kapag nakuha niya na po yung bata sa inyo, dahil karapatan niya po talaga yun, anak niya po yan, eh, bibigyan niya kayo ng rights na madalaw-dalaw yung anak niya. Okay ba sa inyo yun? Okay. Ano po? Yung bang magkakaroon po kayo ng karapatan na madalaw po yung anak niya na inalagaan hindi niyo po? Hindi po ako makapag-desisyon dyan kasi ang kabilin-bilina ng ama ng bata nagbigay sa akin, hindi ko ibibigay sa kanya. Ama ng bata? Nasaan po yung ama ng bata? Nasa Saudi po. Napatawa po ako sa inyo. Nasa Saudi yung tatay. Tapos sabi ng tatay, wag ibibigay sa nanay. Opo. At alam niyo ba kung ano yung nasa batas natin? Ano po? Ang nasa batas po natin, below 7 years old po ang bata at nagkahiwalay na po yung mga magulang, matik po na pupunta yan sa nanay. Wala naman po. Basta maayos na yung... Binigay ko na nga po sa kanya itong bata eh. Kaso pero hindi po, naman niya po naalagaan. Pinalaga niya pa nga po sa iba eh. Binigyan okay. ko na nga po siya ng pagkakataon na ibigay sa kanya yung bata. Okay. Ano po ginawa niya? Pinalaga ano sa ibang... Ano? Hindi naman niya ginampanan. Saan niyo po ayun, pinalaga? Saan niyo po may... Nagsama po yan. May kinakasama po sa iba-ibang lalaki. Tapos ngayon may kinakasama na siyang tomboy. Siyempre po, nakakagalit po yung pamangkin ko. Kaya pinakuha na po sa akin yung bata. Ako na puro mag-aalaga. Oh, sandali lang po. Excuse me, mama. Excuse me. Ma'am Maria Victoria, karapatan ko magbato ng mga katanungan dahil hinihingi niyo po yung tulong namin. Ito ay para sa kapanan ng bata. Kapag nakuha po namin yung bata dito kay Miss Mercy at mapunta sa inyo at tapos bandang huli, eh hindi pala maalagaan yung bata at malalagay sa alangan yung kanyang kapakanan, eh kami ho masisisi. So ang tanong ko, totoo ba itong sinabi po ni Miss Mercy, binigay naman pala sa inyo nung una, tapos ngayon ibinalik nyo kay Miss Mercy kasi po abalang-abala daw kayo na sumama kung kani-kaninong lalaki, ngayon meron kayong kasamang lesbian, eh mukhang hindi ho ata tama yan kung totoo itong kwento ni Miss Mercy. Ito po, kaya nga po gusto kong magsalita. Wala po katotohanan yung mga sinasabi niya. Although po na sa akin na po talaga yung bata. Kasi po nakiusap siya sa akin. Although okay naman yung bata sa akin, yung panganay nga po na sa akin eh. Kaya nga po kinuha ko yung panganay ko. Kasi awang-awa ko po talaga sa panganay ko. Kung nakikita ko pero yun po talaga. Pero totoo po ma'am, sa ngayon, ang kasama niyo po ay isang lesbian. Di po. Di po kami nag-ano po. Meron pero po pero kami... nagsasama kayo ngayon? Di po. Ito yung girlfriend mo ngayon, boyfriend mo ngayon. Opo, yung shouted po nagtubulog sa akin. Right. No, wala tayong problema dyan. Believe me, wala akong pakialam kung kasama niyo po ay lesbian o hindi. Tinatanong ko lang po ano. Okay. Dahil ako po ay mayroong stand. Opo. Although ako hindi discriminate ano po towards the gays and lesbians. Wala akong discrimination dyan. Opo. However, yung stand ko lamang po, dahil ako po ay nilapitan niyo parang tulong, para sa akin, hindi ako papayag nahingi ka ng tulong sa akin, i-refer ko na lang po kayo sa ibang tao na ikaw, babae, at madadatnan nung anak ninyo, kapwa kay babae, ang mag-aalaga sa anak ninyo, ayoko na po yan. Hindi na ako makikialam. I-assess na lang yan ng... Ipapasa ko na lang kayo sa DSWD. Kasi for me, I don't know, I'm not gonna say anything more. Baka mamaya papalag yung mga lesbian community. For me, ang stand ko personal, I'm not gonna help you because kung kapakanan ng bata ang pag-uusapan at hihingi mo yung tulong ko at mapupunta dyan ng bata and then walang tatay ang bata, ikaw ang nanay and then yung tatay ay isang lesbian, ayoko makialam. Nag-guess mo? May kikwento lang kasi ako why. May kwento lang ako mabilis. Meron akong dalawang barkada sa US. Na itong barkada namin to eh, close. Mm-hmm. Parang family friend. Itong girl, nagsama silang lesbian, and then nag-adapt sila ng
Bata. Bata. Mm-mm. Paglaki ng bata, naging gay. Mm. Ito pang isang barkada namin, pareho, girl and lesbian. Nag-adapt sila ng girl. Paglaki ng girl, yung girl naging lesbian. So I don't want to be a part of that. Although I don't see anything wrong with gays and lesbians. Believe me, I have so many friends, gays and lesbians. Kasi mas mapagmahal nga yan eh. Wala nang question doon. Walang question. Pero I don't want to be a part of that na baguhin ko yung magiging lifestyle ng bata paglaki. Oh, kasi ma-expose sila sa hindi normal na sitwasyon. Well, I'm not gonna call it normal or abnormal. It's not for me to call it normal or abnormal. Para sa akin, ayoko na yung isang bata magiging lesbian siya because of us na naging contributory factor yung pagtulong namin na lumaki ang bata na naging lesbian siya o naging gay siya dahil sa amin. Although there's nothing wrong with that, pero ayoko lang maging part of that. Sana nag-guess yung ibig sabihin. So with that, ma'am, I'm not gonna help. I-refer ko na lang kayo sa CSWD. Dahil dyan. Okay, ma'am? Pasensya na po. Okay? Sige. Miss Gloria Antonio ng CSWD, magandang hapon po. Magandang hapon din po, sir. I-refer ko na lang po sa inyo. Hindi ko kami makikialam. Yun naman po yung problema. Okay po. Bahala na kayong tumulong. Okay, opo, ma'am? Opo, opo. Salamat po, Miss Gloria. Okay, thank you din po. Miss Mercy, salamat po sa pagtanggap namin tawag. Thank you po. Magandang hapon po, Miss Mercy. Thank you po, thank you po. Salamat po, Colonel Jerry Corpus ng Station 6 yes, MPD. Magandang hapon po, Colonel. Magandang hapon, sir. Thank you po. Okay po. Salamat. Thank you po. Alright. At ito naman. Okay. Good news naman tayo ngayon, good Idol. News. Siyempre, pag good news po, ang ating accomplishment report. Accomplishment report. Mga reklamo at sumbong na natuldukan. Mga problemang agad na solusyonan. Mga kasong binantayan at di tinigilan. Mula simula hanggang katapusan. Accomplishment report. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Okay, na-airin natin to, Idol, May 17, bilis ano, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 days. Mm. Si Nanay Editha Felicilda, yung lumapit sa atin last May 17. Ito ba yung Insana? Insana, ito na nga. Oo. Si Insana. Ano ba nangyari kay Insana? Nakasuhan na ba ano? Oo, sino bang reporter Odette? Nito? Okay. Mm. Ha? Sige. Si Jana, okay, si Jana kasi nag-leave ngayon, okay. Gusto ko mangyari, makasuhan natin ito sa Insana, International Placement Agency. But anyway, good news ito. In just 6 days, ano, nakabalik ka agad siya. Bilis. Kumusta ka? Unang-una, si Ma'am Editha. Ma'am Editha, nanay, magandang hapon. Oo, magandang hapon. Naalala po. Pa rin kita, Ma'am Editha. Kumusta ho kayo? Oo, mabuti po. Nakangiti na kayo. Nung last time tayo mag-usap, naiyak po kayo. Oo. Okay, ninenervyos. So, kailan po dumating, Ma'am Insana, itong anak niyong si Ma'am Gasila? Karun lang. Karun lang? Oo. Oh, mayong hapon, Ma'am Galiza. Sir, thank you. Oh, wag mo tanggal, wag ka na magtakip. Okay, natatakpan yung kagandahan mo. Urong ng computer. Urong niyo si Ma'am Galiza. Kailan ka dumating, Miss Galiza? Kararating lang po. Ah, kararating mo lang? Ah, okay. Anong aeroplano sinakyan mo? Saudi Airlines. Saudi Airlines. Sir, thank you. Oh, walang anuman. Yun, yung makita ko, Miss Gliazia. Ano Glyza. Ah, Glyza, sorry. Ayusin nyo ang spelling dito, Karen Odette. Pang 1,000,000 times na ito. So, pasensya na po, ha? Oo. Sorry. Glyza. Okay. Sapat na sa amin, Miss Glyza, makitang nakangiti ka. Parang kinikiliti yung mga puso namin. Sarap ako sumigaw nung pag-akyat ko sa airplane. Okay, anong ginawa mo nung pag-akyat mo sa airplane? Sarap sumigaw, parang nabunutan ako ng tinik. O, siyempre naman, siyempre naman. Dahil nga doon sa dinaanan yung mga pagmamaltrato, paghihirap. So, ibig sabihin, nakaalis ka na doon sa impyerno. Kahit na sino, mapapasigaw sa tuha. Praise God. Praise God. Yun, praise the Lord. So, pag sakay mo ng aeroplano, hindi ka pa halos makapaniwala na nasa loob ka ng aeroplano. Ha? Tuwan-tuwa ka na. Yung pagsara ng pinto ng aeroplano, sabi mo, eto na, pauwi na ako ng Pilipinas. Oo, nung nakaupo kami, okay. Marami pong mga Pinay eh. Okay. Makasabay ka mga kapwa mo Pinay. Oo, okay. Nag-usap-usap kami, nagkukwentuhan. Tapos may ano ako kasama na, pareho lang pala kami ng yung inyong sitwasyon. Okay. Tapos, yung isa, yung kamay niya, lata kaayo, sir. Uy.
Tapos, okay. Tapos ang kontrata niya, 2 years and 6 months, tapos siya pang bumili ng ticket, tapos isang sahod wala. Wala siyang natanggap. Kulang ng isang buwan. Ito yung sinasabi palagi ng mga netizen kapag meron tayong nasusolve na kaso, request nila, sana talagang itigil na totally. Oo. Iban na yung pagpapadala ng mga especially DH sa Saudi. Total deployment ban siguro. Total, oo. Tawag. Sa ibang bansa siguro, okay lang. Pero sa mga Middle East. Wag lang sa Middle East talaga. Na. Kawawa talaga. Kinakawawa sila eh. Tapos may mga lukulukong agency. Hindi naman lahat, ano? Hindi naman lahat. Maraming mga agency. Mababait. Pero itong tulad ng Insana, hindi ito sumusunod sa kontrata eh. Diba? Nung kinausap natin, galit pa, nagmamalaki pa. Ba't di rin nagsumbong sa kanila? Diba? Suplada pa. Eh, ang nangyari kay ma'am, Glyza, hindi nasunod yung kontrata, di nyo ba? Paano ulit yung nangyaring sistema sa inyo, Ms. Glyza? Alam. Yung kontrato niyo, di ba, na hindi nasunod? Oo, hindi nasunod. Okay. So, kumbaga, marami kayong amo at marami kayong trabaho at hindi tama yung pasweldo. Una, si yung nanay niya ang employer ko sa kontrata. Oo. Tapos, sa kontrata ko, 4 lang tao lang yung pagsilbihan ko. Pero right. 7 sila. Lahat. Yun. Una, sa kontratang pinirmahan nyo, nanay lang dapat yung iyong amo. Okay. Tapos, 4 na bata. Pero nung pagdating nyo doon, ang dami ng amo ninyo. Hindi lang yung nanay. At saka hindi lang 4, kundi naging 7 na. Yung alagaan tapos ninyo. Tapos giniit ng amo kong lalaki na wala daw ko nung problema sa ilaa, kay anak daw siya. In ko nga, oo sir, anak ka nga po, pero wala naman sa kontrata ko magsilbi ako sa sarili mong pamilya. Tama. Tapos tama. Sabi ko sa kanya na sa tingin mo sir, kaya ko trabaho mo, ang laki ng bahay mo sir, ang dadami nyo pa, akin lahat ang trabaho, buti sana isa ka lang? No, isa lang. Dapat katulong dun sir, 4 eh. Ilan ho silang lahat dun sa bahay? 7. 7. O tapos isa ka lang. Tapos yung bahay nila up and down? Mm-mm. Ang laki parang, basta ang laki sir. O, kita mo? Mag-isa lang kasi yung ano eh, yung asawa niya walang kahati. Siya lang, di gaya ng ibang mga kapatid na. Hindi nga nasunod yung kontrata. Kaya nga, yung mga agency dapat, minomonitor, ito yung sinasabi natin palagi ni, dapat yung mga agency, matapos ma-deploy kasi, yung mga OFW, wala siya pakialam, natanggap na yung pera. Oh. Dapat minomonitor nila, pagkatapos ma-deploy, tayo natawagan nila yung kanilang OFW, o kumusta ka dyan? At least weekly siguro, diba? No? Juana, Maria. Oh. Hindi, o regular lang, maski na monthly, or twice a month. Tama ka, at least twice a month. O, anong sitwasyon mo dyan? Okay ka ba? Tapos tawagan din yung amo, di ba? Ano bang treatment yun dyan sa aming OFW? Happy ba kayo sa aming OFW? Yung ganun ba? Communication. No, communication. Kaso wala ho eh. Pag na-deploy na, di ba, Ms. Glyza? Pag na-deploy na yung OFW, wala na si pakialam. Pag natanggap na yung pera, kasi Huda, minamaltrato dyan, hindi pinapakain, walang tulog, wala silang pakialam, di ba? Kung ilan bang tinatrabaho na pinagsilbi ang amo, tulad nitong kay Ms. Glyza, hindi na susunod yung kontrata. Kung minumonito lang sana ito ng Insana, agad-agad malalaman nila na hindi nasusunod ang kontrata at na nahirapan sa trabaho. Okay, sige. Ms. Glyza, kinatutuwa po namin na ikaw nandito na. Okay, tears of joy naman yun sa kanya. Natatawa siya na iyak. Welcome ngayon ba? Lang nakangiti. Ngayon nakangiti ka na. Uwi na kayo ngayon. Saan ba yung probinsya nyo, Nay? Sa Dipolog City. Ah, okay. Sa Mindanao. Sampahan mo ng kaso itong Insana. Wala ka bang bala? Sir, sapat na po sa akin. Naka-uwi ako. Ayaw mo sampahan ng kaso to? Usap natin mamaya. Kailangan, ma'am, meron ka at least gagawin kahit na written complaint man lang. Para yung mga susunod na mga... Dili pwede. Tama si nanay. Ayan, dili pwede. Hindi ho. Kasi, ma'am, kung papabayaan nyo yung ganito, maulit-maulit to, this will be an eye-opener dahil po sa inyo, mabubuksan ang mata nito mga agency ng pabaya na gagawin nila yung kung ano yung tama, which is dapat minomonitor yung kanilang mga OFW at, di ba, sinusunod yung kontrata. Iniisip, nung una sir, wala pa ako isang taon, nagreklamo na ako na ganun yung ina. Anong sabi nila? Wala? Yang si Ma'am Buen,
Sabi ni Ma'am Buwin, huwag kang mag-alala. Si Rona, yung kasamahan ko sa agency, si Rona, at saka siya ang nag-connect kasi hindi niya ako sinasagot yung tawag ko eh. Sino ba yung kausap natin unin sa ano? Teka, May 17. Sige, di bali, Miss Glyza, sasamahan namin kayo. Kailan bang gusto mo uwi? Mayroon tayo mag-usap ulit. Sasamahan namin kayo sa POEA. Sir, okay na po sa akin, naka-uwi ako, sir. Ay, hindi, pwede, sir. Si Miss Bala-Bala yung nakausap. Si Bala-Bala. Makilig ko kayo sa nanay niyo. Siyempre, si nanay. Kasi, niya. Sir, iniisip ko din si Ma'am Buwene na kung totoo is hindi ako makapunta doon kung di galing. Ma'am, huwag na muna kayo masalita. The more nagsasalita kayo, nakikinig sila. Mag-usap kayo ng nanay ninyo and then tatawagan po natin yung POA. Okay? Sige, salamat po. Salamat. Salamat kayo, sir. Ha? Salamat. Sir, okay. Thank you. Thank you kayo. Salamat, Miss Glyza. Welcome back. Praise the Lord, sir. Praise the Lord. Praise God. Thank you. Thank you. Very good news na talaga. Glyza, thank you. Thank you. Okay, at least tinapos natin ang programa sa good news. Tinapos okay natin yan. Sa good news. Oo. Sige po. And, siyempre, yung Insana International, POA, tawagan natin, akala itong Insana, lusot na siya. Ebidensya natin na hindi sinusunod yung kontrata. Si nanay, pupursu. At ipapablocklist natin itong Insana dahil sa hindi pagsunod ng kontrata, dahil sa hindi pagmonitor. Makinig ho kayo, mga listeners, ano, Insana International Placement Agency, inireklamo po ito ng OFW at saka ng nanay dahil sa hindi pagsunod sa kontrata ng OFW. Ingat ho kayo. Ingat ho kayo. Lahat ng mga gusto maging OFW, pag-ingatan nyo po itong Insana International Placement sa Ermita, Maynila. Okay? Okay, si Nanay Christy Fermin po. Susunod na ako po si Ninia Taduran. Rafi Tulfo po, mabuhay ang mga Pilipino.